We are blessed to have you today on this worship live streaming. Invite and tag your relatives, friends, churchmates, and family. It's our pleasure to pray for you. Send your prayer requests and tune in at our Wednesday online prayer. Comment down your prayers and join us in praying at the comfort of your homes. Like and share our Facebook page at facebook.com/escalatefamilychurch. For Sunday highlights, watch us at youtube.com/escalatefamilychurch. Hit the like button and subscribe to our YouTube channel. We dare you to serve. Tune in every Friday night at 7 p.m. Follow, like, and share Dare to Serve Youth Ministry for more activities, and we thank you for your support. Help and bless our church by giving your tithes and offering. You can give your tithes and offering through GCash. Step 1, make sure you have installed your GCash app to your mobile phone or gadgets. Step 2, select Send Money and then send to bank or bank transfer. Step 3, select BDO Bank. Step 4, input the required details needed to process your transaction, such as the amount, name, and account number. Step 5, on the confirmation page, confirm the amount you wish to send. The bank transfer should be processed immediately. Step 6, wait for the SMS confirmation receipt. For direct bank deposit for your tithes and offering, kindly input the following information. Our very own church. Be part of it for its future. If you wish to contribute for our future church, you may send it to the following information. For suggestions and inquiries, we know you're excited for our online worship. So grab your journal, pen, and don't forget your Bible. Prepare our heart to be in an attitude of worship. Pleasure to connect with you today. We are Escalate Family Church, an innovative church aiming forward for the gospel to be shared and revealed.
services that you will both learn and enjoy. And I know you will absolutely love us. Wanna know why? Jesus loves us and we'd love to share His goodness to you. So let us connect. Search us online. Thank you.
Yon! Yon! Hello! Good evening! Woo! Good evening, everyone! Hey! Let's go! Yun, oh! Good evening! Yes, kuya Dwight. At nagsama-sama na naman tayo. Yon. At ilo kaya tiyan, nasa LX. Oh, nasa LU siya ngayon. Pabunta siyang LU. Wow. Hello, LX. Hello, LX. Hello, and Morris. Hello po. Yan, ilo kaya tiyan. Yan, at syempre sa mga audience namin at yes, bago namin kayo i-shoutout, kamusta muna yung mga kasama ko? Especially, lahat naman kayo, special sa akin. Siyempre, una muna si Kuya NL, kamusta? Wala namang pagkakasunod-sunod yung pagkaka-special namin sa'yo, di ba? Wala. Lahat kayo. Yes. Okay naman ako, Kuya JC. Ayan, ramdam na yung lamig ng Pasko. Ikaw ba? Yes. Kamusta ka dyan? Balik ko muna sa'yo para... Nalalamig ba siya o ikaw, malamig lang talaga? Malamig yung Pasko. Malamig yung Pasko. Thank you, Kuya. Salamat sa pangungumusta. Yes. Ako okay naman ako, yun. Okay na okay tayo. And si Kuya Charles, kamusta? Yeah. White Angels, Kuya Charles. Ayun. So guys, I'm currently live here sa bahay ng ating celebrity pastor. Si Pastor na vlogger, ayan. Dito sa kanilang bahay ngayon. Man. Yun. So, yun, maraming salamat. Host/babysitter, ganun. Ayun lang. Okay. Yun. Thank you, Kuya Charles. Thank you. And si Kuya Edward, din natin, May. Kamusta? We're fine. Yes, ayun, Kuya. Happy and blessed. Binabati natin yung mga viewers natin dyan sa ating 68,000 viewers. Yes, 69. Ano kayang meron, no? Bakit kaya ang daming viewers tonight? By the way, guys, ayos na ayos kami kahit na dumaan yung bagyo, di ba? Yes. Patuloy lang tayo. Stay safe lang. Pero, para nga walang nangyari sa atin, Bim, dito. Tuyo na ulit. Parang alam mo yun, parang hindi binaha. Yes. Kasi alam mo yung tipong nakapag-video okay pa, guys. Yung kapit-bahay namin dito. And we pray dun sa mga nasalantapo ng bagyo. Yes. Na makabangon po agad kayo, samahan po tayo ng Panginoon. Yan. Maraming salamat po. God bless. Maraming salamat sa inyo, guys. At syempre sa mga viewers namin, once again, good evening everyone and welcome to our Let's Talk only here at Dirty Serve Youth Ministry. Let's go! Let's talk. And all the viewers tonight, thank you for joining us. At syempre, don't forget to share and like itong live stream natin ngayong gabi. And another Friday na naman na for sure na merong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Merong realization. At merong kapupulutan ng aral ngayong gabi. Amen. And like the usual, we're currently live on Pastor na Vlogger sa YouTube. And nakalink po siya sa taas. At ishare nyo na. And pwede kung medyo nagka-problem kay Facebook, pwede naman kayo dumiretso sa YouTube. And Kuya Nel and Kuya Charles, kamusta naman yung mga viewers natin ngayong gabi? Let's go! Nakita ko kanina, so, Kuya Charles. So right now, we have 67 viewers and counting. Man! Actually, Kuya Charles, nakita ko umabot yan, 77. Yan, ang dami. Kanina. Pero, wow! Nakaralan ng trouble. So welcome po sa mga kabataan. Gusto ko i-shoutout yung mga naimbitahan ko. Ayan, naririto sila. At sa sobrang dami nyo, hindi ko na kayo isa-isahin. At narunod din po si Arian Malayas from Mindoro yata to. Okay, and then also si Tita Annette at Sera, nanonood po siya. Hello po sa inyo. At Ikiara. Hello po. And then Kuya Jaime, idol. Yes, yeah. Kuya Jaime. You know. Mama Seth, sa patuloy na lagi sumusuporta sa atin. Wow. Kuya Charles, sa'yo. Sino nakikita mo dyan? Ayun. Si shoutout pala sa nanonood ngayon, si Ate April Rose Gonzalez Bautista. Hello. Ayan, po. She's currently watching. And sino pa ba? Si friend Rigel. Ata siya ng ano. All the way from Lawson yun. Kuya Charles, friend ata siya nung speaker natin tonight. Nakita ko siya na tinatype niya dito, Pastora Blanc. Mamaya na natin sabihin kung sino yun. Everyone, patiin yung mga kadala kurva. Yan sila Ate Bless. Hello po. Ayan sila. Hello po. Apple. Ayan. Ako family po from La Curva, Mindoro. Yan yung mga magkakapatid na yan. Si Sai, tsaka si Abigail. Hello! Hello po, hello. Welcome po. Welcome po. Monte Hermoso Tere din. She's currently watching. Good evening.
You know. All right. Yan, 74 and counting. Okay na, guys? 78. Ano pa? Ano pa, guys? Yon, ano pa? Sino pa? Okay na, kuya. Okay na, kuya. JT, okay na, okay na. Yon. At syempre, shoutout din pala. Sino, sino? Kat? Katrina. Katrina Fernandez Gonzalez. Hi po. Hello po. Welcome po. At saka sila, hi. Ate Michelle. Michelle Villas, Kuya JC, sila Ate Michelle, Ate Bia, yes, hello po. Ate Kuya JC, hello, yung magaganda daw. Yes, welcome po, welcome po. Yan. Maraming salamat po sa mga nanood at shoutout nga po pala kay Sir Oliver Bukaw, Christian Diggs de Leon, Bobby Sambire, Isad Tucalo, Jake Vicente Santok, sa aking paglisa, and kay Ate Rona, Pastora, yeah. Rona. Yon, thank you for being with us. Hello po, thank you for watching. Shoutout po kay Alisa Angelica De Lara. Ayan. Hello po sa, thank you for watching. Kaklase ko to no elementary at high school. Nice. High school pala, sorry. Hello classmate. Hello classmate. Hi, hello po. Hello. Okay na, kusya tayo? Ano ba, guys? Okay na. Yon, okay, maraming salamat po sa mga audience namin na patuloy sumasabay-bay ng ating Let's Talk. At syempre ngayong gabi, alam ko excited tayo sa ating guest at sa ating matutunan and takeaways or learning. Yes. So syempre ngayong gabi, sama-sama muna tayo mag-praise and worship. Ihanda natin ang ating puso at isipan, okay? Kasi iaawit tayo sa ating Panginoon. Amen? At invite na natin ang tropa, kabarkada, kaibigan, or sino pa yan. And, okay guys, let's go!
Amen. Hallelujah. Let's continue to praise and worship our one and only true God this evening. Hallelujah. Huwag po tayong magpapigil. Amen. Nas sambahin at purihin ang ating Panginoon sa gabi nito. Hallelujah. Hallelujah. Sarap talaga sa presence ng Lord. Kaya sulitin natin. Before we proceed, let us pray.
Lord, we thank you. We thank you, O God, for your wonderful presence. Yung love mo na pinaranas mo sa amin, Panginoon. Bagkat magkakahiwaiwalay kami at nanonood dito sa stream na to, Panginoon, alam namin, Lord Diyos, kasama ka namin. Naniyayakap mo kami, iniingatan mo kami sa bawat sandali. Kaya sa gabing ito, Lord, I decree and I declare, O God, hallelujah, that there will be movement of your Holy Spirit from house to house, O God. Yes, at aabutin mo kami through this streaming, O God, at gagamitin mo yung lingkod mo. Bless mo po, Panginoon, God, yung aming guest host. At maging yung lalo, O God, hallelujah, yung aming special guest speaker, Panginoon, O God, na gagamitin mo sa pangungusap, ano man mapag-uusapan, ano man paano, God, ang talakayan sa gabing ito, patuloy na maging pagpapala sa maging kalakasan, Panginoon, O God, magpatatag ng aming pananampalataya. At yung bawat mga nakakapanood ito, first time is, O God, hallelujah, nawa, paano makakilala sila sa iyo. And I pray, O God, na pagpalain mo kami sa bawat isa, at pagpalain mo po ang bawat manonood, gawin mo kami pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo, papuri sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Thank you, Jesus. Okay, at sa mga audience ko namin dyan, makasabi nga ng thank you, Jesus, or I love you, Jesus. Wow. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Love you. Comment na kayo, guys. Ano pa? Ano pang inaantay natin? Yes. Okay, maraming salamat po. Marami na akong nakikita ng mga nagpo-comment. Yan, I just mean, tama. Ang haba na kanyang entry. Yun. Okay na tayo, goods na. Yon, siyempre ngayong gabi, time for the hashtag. Time for the hashtag. Hashtag. And again, thanks to Kuya Charles for suggesting our fun hashtag for tonight. Wow. Amen. And iba talaga si Kuya Charles eh. Yes, at sa mga hashtaggers natin dyan, please read the description or maring makita nyo dyan sa screen natin. So, time for the hashtag. Let's start with Kuya Edwin or Ate May? Ano ba? Okay, NL na lang. Okay, sige. NL na lang. Okay. NL. Guess, ako na mo yung single eh. Ako na lang mauna. Okay. Ganyan talaga. Ayan. Okay. So sabi, ang ganda po ng hashtag natin, pero pwede siya sa girls at pwede siya sa boys. So yung hashtag po natin, ano ba yung mga gagawa natin dito? Para sa boys, tama, hashtag bago mo ligawan. Para sa girls, hashtag bago masagutin. Kaya nandito po sa baba yung qualifications kung gusto niyo po manalo ng ating mga prizes. Kaya sali na po kayo. So example po, hashtag bago masagutin, tanungin mo sarili mo kung ready ka na. At hashtag bago maligawan, maayos at tama ba ang intention mo? Kaya guys and girls, be reminded. Hallelujah. Yan. Yun. Napaka-igli naman yan. Napaka-igli naman. Yun ba yan? Grabe naman. Bata nyo rin yun sa ano, sa poster. Please be reminded raw. Parang di ako sanay. Kasi kami na lang magpapahaba. Okay, sige. Sino mo kung ano yung dalawa? Okay, mag-jackin po kayo. Oh, sa atin na. Sige. Ikaw na. Siyempre, sa bawat isa, bago ko maglatag ng aking hashtag, gusto ko pa naman, ay ano ba? Tama, gusto ko munang i-shout out, yan si Sayi. Sayi Jin, hello, wow. Bebe! Hello! Sayi. At sa mga group, hello! Ayan. At ang aking hashtag entry for tonight is hashtag bago mo sagutin, dapat pinag-pray mo na lubos yung decision mo sa Lord. Alam mo kung bakit, Bebe? Bakit? Siyempre para ano, hindi ka umiyak na umiyak. Kasi siyempre when we make decisions na hindi naayon sa kagustuhan ng Lord, marami kanduhan na iiyak. Alam niyo guys, ang drama, hindi kasi based on my experience, kung hindi talaga buo yung puso mo na pumasok sa relationship, is you will never be prepared for what's coming. Alam mo yun. So, ayun guys, wag nyong minamadali. Don't be infatuated easily. Yung mga guys. So, ayun. Aray. So, bawal na marupok. So, ayun. Ipag-pray muna natin yung the one natin. So, ayun, Kuya Edward. Sige, ako na. Ang ano eh, ang daming entries. ang daming entries dito. Kuya. Okay. Alam mo na ba? Okay, sige. Alam, susot. Yeah, joke lang. So sa lahat ng viewers namin, 70 viewers to. So hindi na magpapaligoy-ligoy, guys. Bago mo ligawan, so, siyempre sa akin bago mo ligawan, 'di ba? So bago mo ligawan, dapat may plano ka ng yung pagliligaw mo na, yun, dapat diretso na into marriage talaga. Ano 'yan eh?
hindi ko naman kinakaila, 'di ba? Pinagdaanan natin 'yan. Ito na 'yung gusto mo kay JC, medyo mahaba, 'di ba? Oh, kasi yeah. 'Di ba, alam mo naman, nagkaroon din tayo ng jowa bago nagkaroon ng asawa, 'di ba? Mm. By the way, mag-asawa nga po pala kami sa lahat ng viewers, si Ate May. Yan, ay, saan pala yan? Saan pala yan? Kala ko ano yan? Hindi nila makakita ng proof. Nakakawa yan. Sobra. So sige na, balik na tayo dun sa hashtag natin na hashtag bago mo ligawan. So dapat stable ka na. Oh, sige, Kuya Charles. Ano yung Kuya Charles? Ano, sige, patuloy na. Mataas yung ping ni Kuya Charles. Pagpasensyaan nyo na. Mataas eh. So yan, sa lahat ng viewers namin, hindi ko kayo bibigyan ng tips kung paano manligaw, pero ano lang, guide, ay parang reminder. Bago kayo manligaw sa mga lalaki, dapat may bala kayong pakasalan yung liligawan nyo, and most of all, kailangan financially stable kayo. Kasi sino yung gagastos ng ano nyo, ng panliligaw nyo, yung mother nyo, yung father nyo? Ma, may liligawan ako, pahingin mo na akong pera, ganun ba? So, dapat yung mabang mo na lang sagutin nung manliligaw mo, di ba? Yes. So, pasensya na po sa lahat kung... Kasi alam ko maraming youth ang nanonood tonight, di ba? So, baka yung iba, ang akala nila sa panliligaw dahil nangongolekta lang ng girlfriend, di ba? Nangongolekta lang ng boyfriend. Oo, hindi ganun. Okay. Mamaya, guys, dun sa ano natin, sa tawag dito, sa guest speaker natin, mas marami pa kayong matututunan. Pero sa akin... Para sa akin talaga, realization din to. Bago mo talaga ligawan, dapat financially stable ka na, and then may bala kang pakasalan yung liligawan mo. Yon. Thank you, guys. Ooh, grabe, natatawa ko sa comment section. Hello, everyone. I love you all. Okay, maraming salamat kay Edward, Ate May, kay NL. At sa mga audience namin, if you want to join us, comment down your interest and please include hashtag bago mo ligawan for boys, and hashtag bago mo sagutin for girls, and hashtag D2S let's talk in all your comments. At syempre, to qualify your entries, okay, yung sinabi ko, kailangan may hashtag na yun, sa screen nakita nyo, at syempre, kailangan nating meron kayong sharer badge na naka-public po siya. Naka-public yung sharer badge. And then, kailangan nating tapusin yung talk. At syempre, meron... Amen. At sa mga, ano, sa mga nag-share ng entries nyo, magbibigay kami ng token sa inyo. At sana makatulong yun. At syempre, we're excited to read your hashtag. Amen? Amen. Kuya JC, wait yes. lang ha. Reminder lang po. Kasi yung mga dati na nanonood sa atin, baka po magtaka kayo. Baka mamaya may mag-send na naman ng GTW dyan na pangunahan na ni Mama Tess kanina. So, reminder lang po. Pagka meron po tayong guest speaker, wala po muna tayong guest the word para makapag-focus po tayo sa pag-uusapan nila tonight. So, bawi na lang po tayo sa susunod na mga Friday. Thank Amen. You, guys. Thank you. Isa pa, Kuya JC. Ano yan, bro? Ano, kasi meron ako nakikita dito, baka gusto nila mag-qualify yung entry sila, kaso hindi sila makakwalify kasi wala rin silang hashtag D2S Let's Talk. Kaya basahin nyo po yun na dito sa baba, ang kailangan po sa qualification sa entries nyo, hashtag D2S Let's Talk and hashtag bago mo ligawan or hashtag bago mo sagutin. Kaya, Amen. Yun po. Amen. At excited na ako magbasa ng mga hashtag later. I-ano na lang nila, Kuya NL, i-resend na lang nila ng mas kompleto, di ba? I-resend na lang nila. Dapat may error badge. Yun, maraming salamat, Kuya Edward and Kuya NL, sa pag-remind ng audience natin. At eto na nga, eto na! Ang masaya! Eto na! Yun, grabe. Na. Excited, guys, you know, excited. Eh, alam nyo, guys, itong this month of November, masasabi ko, fully loaded. Marami tayong guests. Ay, wait nga, pala nakalimutan natin, i-announce, di ba? Yun! Okay. Sige, kay JC. Kasi nung last Friday, yung naging guest natin, Stephen Prado, at ngayon, basta, okay, sila na bahala magpakilala sa kanila, okay, ready? Alam ko, nakita nyo naman sa posters, and the next week, okay, meron tayong guest, syempre, let's talk with Jericho Arceo, TV, Jericho Arceo. Yon. Yay! Grabe, nakaka-bless, diba, kay JC? Woo! Hindi tayo naubusan ng bisita. Talagang gumagamit si Lord para mangusap. Amen. Kasabi nga ni Pastor Stephen, punuin natin ang langit. Yes. Yes. At syempre, sa last Friday, itong this month of November, yung kapatid syempre nung guest natin ngayon, di ba? Yun! Excited na ba kayo? Excited na? Yes, sobra, sobra. At syempre ngayon, guys, huwag natin patagalin pa kasi meron tayong, tawag ba dito, guest interviewer or guest host? Guest host. Yan. Si Kuya Charles, kasi tagayoyo lang si Kuya Charles. Ano ba yung pagkakilala mo sa natin na dalawa na to? Kuya Charles. Yan.
tunnel? Ano? Antay lang natin kay GC. Oh. Normal lang yan, well, normal lang yan. They look like a very loving couple. Wow. And then? Ano po kaya, Charles? Ayaw. Ano pa ba? Yung pagkakilala mo sa dalawang to? Sweet. I think yun. Ano grabe naman, haba. Ikaw kaya, and then? Ano to? Okay. Role model. Kuya JC, sabi ko nga, napastong na to. Mukhang ano sila, energetic na couple sila. Yes. Tama. Yeah. Guys, pagpasensya nyo na po ah, kasi merong internet interruption eh. So, yes, bear with us. Yan. Sasamahan tayo ng Panginoon. Manalig na tayo. Sabi nyo, okay. Sabi nyo, okay lang. Kailan lang talaga ang problema kay Charles lang. Hindi, joke lang po. Yun, sa akin naman guys, si Pastor na Vlogger, siyempre Pastor na Vlogger, for those of you na di nakaalam, Facebook page niya, Pastor na Vlogger, marami akong natutunan dito, okay, sa lahat ng aspects. Talagang down to earth, sobrang bait, sobrang galang. You know? Yun. So, siyempre guys, Quenel, pakilala mo na. And let's welcome our guest host. Dalawa po kasi sila, ang couple na to, isa sa mga kinikilala kong role model. Let us welcome Pastor na Vlogger and wife, Pastora Mitch. Tandarara! Hello, good evening. Good evening D2S at good evening, yes, po sa aming mga bisita sa gabing ito. Ako po si Pastor Junji, aka Pastor na Vlogger, and my wife Michelle Mores. At kami po ay nagpapastor sa Escalate Family Church, Cubao, Quezon City. At sa aming po mga bisita sa gabing ito, at magandang gabi po sa inyong lahat. At ang aming po nga prayer ay patuloy kayong ingatan, pagpalain ng Diyos ang inyong buhay at ang inyong pamilya. At pwede po kayong sumali sa ating talakayan sa gabing ito. Maunawaan po natin ang halaga at mga bagay-bagay na dapat maunawaan ng isang tao na kapag siya ay gusto nang lumagay sa tahimik at iba pang ministry. May sabihin ka ba, Mr. Mitch? Kaya yun nga. So napakaganda ng topic natin ngayong gabi para sa mga kabataan o kaya sa mga mag-aasawa pa lang. So napakaganda ng pag-uusapan natin sa gabing ito. Amen. Escalate Family Church, Cubao, Cogio, and Novaliches, ay magandang gabi sa bawat isa. Mga nanay, tatay, mga anak, mga estudyante, mga single, may asawa, welcome sa gawain sa gabing ito. At handa na ba kayo sa ating bisita? Amen. Kung kayo po'y handa na, please comment below. At sabihin nyo, handa na ako, excited na ako, at samahan tayo ng Panginoon. Amen. Ngayong gabi, nais kong ipakilala ang ating bisita. Sila po ay mag-asawa. Dati napapanood ko lang siya sa live sa YouTube. At sinabi ng aking assistant pastor dati na isa nga daw siya sa magkakapatid na pastora at na naglilingkod sa Panginoon. At isang pribilehiyo. Ngayong gabi, sila po ay ating makakasama. Amen. Praise God. I-welcome natin ngayong gabi. Hallelujah. Si Coach John and Pastor Jamey Santiago-Manual from Life Giver Church. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin sila. Ayun. Naka-mute po kaya po yata kay Pastor Jamey. Ayan. Yeah. Wala pong sounds? Hello po? Wala po. Walang sound, so check natin. Check po natin. Hello, okay na po ba? Yan! Okay. Yan. Okay, magandang gabi, Coach John and Pastor Jamey. Hello po. Hello po, Pastor Junji and Ate Mitch! Hi! Praise God! Yan. Okay na po ba? Okay, yes. Okay maganda na, clear. Pwede po ba kayong magpakilala ngayon sa ating mga manonood sa gabing ito? Sige po. Ako po, good evening po sa lahat po ng viewers
eh lahat po ng nangyari. Yun. Excited po kami for being here, and marami pong salamat again for inviting us. And nako, ako naniniwala ako na malaki ang gagawin ng Diyos ngayon. Yes. Ako naman po si Pastor Jamey. I'm 16 years old. Wow, joke. Ano pa pala sabihin ko? Oh, nga pala, ano na po pala ako, 18 years old po. And 29 and 36. Ayun. And ako po ay nagpa-pastor, and isa rin po ako sa mga host ng The 700 Club Asia. At kami po ngayon ay may 1-year-old baby boy. Ayan. Praise God. Amen. Salamat. At sa mga manonood namin ngayong gabi, join lang kayo sa aming talakayan, sa aming usapan. At alam ko, kikilos ang Diyos sa inyong buhay. Samahan nyo kami sa gabing ito. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tungkol ba sa buhay ng isang tao. Sa ministry at kung saan pa. Coach John, Pastor Jamey, handa na ba kayo? Ay, yes. Handa na. Yes, of course. Hallelujah. Handang-handa na. Of course, my wife, Sister Mitch po ang magbibigay ng question, magbabasa ng question for tonight. So, ayan po. So, before po tayo magtanong, Pastor Jamey and Coach John, ilan taon po ba kayo nung bago po kayo nagpakasal? Ako po, 34 po ako nung kinasal po kami. Ako naman po ay 27. Yeah. 27. That was 2 years ago po ba? Yes, opo. 2 years ago na po. Oh, okay. Tapos meron na po silang anak ngayon, some which is baby boy. Josiah. Napaka-cute na baby. So, sa gabing ito, handa na po ba tayo sa ating pag-uusapan? Yes, opo. So, for our first question. So, sa mga nanonood po, handa na po ba tayo at makinig po tayong mabuti. So, for our first question, should we have an ideal girl or guy? Tapos yung follow-up question niya is setting a standard on looks important aside from the personality? So, yun po. Oh, grabe naman yung question. Talagang... Napastretching ako dun. Okay. Ako, siyempre, sa akin, opo, importante din naman na may mga, meron tayong mga, siyempre, as a normal human being, kailangan, it's normal and importante na may mga ideal girl o boy tayo, and yung mga standards, and yung looks, pwede, mas importante rin. Kasi ako, nung single pa ako, may mga nilagay ako ng list ko na I think siguro mga almost 30 yata na list na nandun Ang nakalagay naman doon sa list ko, yung opposite, yung babaeng version ko. Nilagay ko lahat doon. Wow. And ang maganda lang din doon, ang na-realize ko lang din doon habang tumatagal, no, na mas maganda na wag i-box yung mga list lang din doon. Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng idolatry, no, sa mga, oh, dapat gwapo, dapat ganito, dapat ganyan. Paano pag hindi mo na na-meet? O kunyari, hindi na siya maputi. Pero man of God naman. So, ibig sabihin, wala na kasi nagkaroon ka na ng idolatry doon sa mga standards na sineset mo. And ako kasi may mga non-negotiables din kasi kami before. And nagulat ako na same kami sa mga non-negotiables namin. Like for example, sa akin, sabi ko, number one, dapat woman of God. Man. Dapat same DNA kami. Yun. Same ano kami, same ng perspective, same ng conviction, o same ng belief, no? And same faith kami para at the end of yung journey o nung year na to, pa nagka-asawa na kami, hindi magkaroon ng malaking damage o malaki yung maapektuhan pag hinayaan namin ma-compromise yung mga areas na yun. Yeah. So, ako, hindi ko sasagutin lahat kasi baka mamaya wala na masagot yung asawa ko. O ikaw naman. Well, totoo po yun, no? But for me, more than, you know, the idea of having that ideal girl or ideal guy sa, you know, sa relationship, for me po, what's best is you have to know your non-negotiable. Since nasabi na rin po ni Coach Jan kanina,
kailangan alam mo yung mga non-negotiables mo. Ano ba to? What does it mean po when we say non-negotiables? Mga youth dyan, okay? Non-negotiable means these are the things or standards or principles na pwedeng meron ka, okay, na dapat mong makonsider in having relationship na hindi dapat mababalik. Okay? Hindi siya mababalik. Like say for example, before po ako, nung single pa ako, yung non-negotiable ko was really a man of God. Okay? That is something na, wait, pag hindi man of God, sorry, hindi ko na pwedeng pagpilitan. Iba kasi, ay hindi, pogi naman pag man of God, i-work out na lang natin, di ba? Or, di ba, na si Lord naman, ay di ba? Kaya naging evangeligaw, or, di ba? Or disciple chicks ang nangyayari. So, for me po, talagang nag-pray ako, Lord, ang non-negotiable ko, hindi pwede tumabali, this can't be bent, this can't be compromised, and that is having a man of God. Since, alam niyo naman, di ba, like you po, nag-work po tayo, we serve sa church, di ba, nag-lead po tayo ng mga mentees natin. Sabi ko, pag na-compromise to, ay nako, baka mahirapan ako sa future, you know, ministry ko at sa buhay ko na pwede akong magkaroon in the future. And then, okay, if you have non-negotiables, ako, non-negotiable ko, again, man of God. And then, yung mga susunod na lang is yung mga pwedeng mga negotiables. Like, ako kasi nun, tatlo. Ano po to? Guwapo, matangkad, man of God. Wow! Oh, praise God! Diba? O, bakit ka nag-react? Coach. Oh, diba? Parang, oh, wow, parang ako yon. Parang feeling mo naman. Okay. Nalala ako, nagulat lang. So, yan po yung tatlo talaga na talagang pinagpe-pray ko. But yung pinaka-nanigo ko is man of God. And then yung guwapo matangkad, siguro pwede na, yun yung pwedeng mabend. Or pwedeng, alam nyo na, yung medyo nating mabend ng onte. Since yun na nga, basta ang importante is talagang man of God. Yung looks, height could be, di ba, bahala ka na, pwede mabend yan, o medyo okay lang, basta onting mas matangkat lang sa akin, o yung looks naman, basta ganito, basta maitsura, gano'n, di ba? But always remember that God give good gifts, right? Sabi mo nga kanina, and because He is a good Father. So damay pati sa love life natin, damay pati sa future partner natin. Pero i-balance mo din naman, di ba? Baka kasi sa sobrang taas naman ng standard mo, di ba? O, di ba? So, di ba po, Great Wall of Jamey or Great Wall of, yan na, wala nang naka-person sa'yo kasi na sobrang taas. I-balance lang din natin. More than considering just the looks, dapat mas unang makonsider natin yung puso. Oh, ako, just want to add, mabilis lang po. No? Ako, if you allow God to write your story or love story, no, hindi ka niya hahayaan mapahiya sa ibang tao. Kasi totoo nga naman, maraming tao nakapalibot sa'yo. Tapos aabangan talaga yung love story mo eh. Ito yung mga tipong, huwag mong papakailaman, no? Hayaan mo na si God yung kumilos. No? Huwag ka magmadali, huwag ka mainip. So, allow God to move and write your story. Tapos, syempre, may mga tao nakapaligid sa'yo, tapos inaabangan, sige nga, tingnan ko nga, kung talagang maganda yung ibibigay ng Diyos. Eh, totoo nga naman, kung bigyan ka ng something na medyo hindi pasok sa'yo, sasabihin ng mga tao, oh, yan ba yung mag-aantay kay Lord? Hindi na ako mag-aantay. Pero ito yung tipo na nag-antay ka kay God, tapos dahil sa pag-aantay mo, faithfully, may reward, tapos sasabihin ng mga tao sa paligid mo, wow, grabe, ilang years ka nag-antay? 10 years. Tapos yan yung binigay sa'yo ni God. Naku, mag-aantay na rin ako. 10 years at the diba? Totoo yan. Eh, ako, may joke nga ako yun eh. Sabi ko sa kanila, diba, ano ba mas gusto mo, godly o guwapo? O yung sumagot, godly, guwapo, parang hirap naman yata ng tanong mo. Pwedeng guwapo na lang, kasi ang guwapo pwedeng maging godly. Pero ang godly, sabi ko sa huwag kang ganyan ha, ang lalaking mahal ang Diyos, gumagwapo. Wow! Amen! Oh. Follow-up question, Pastora Jamey and Coach Jan. Nung hindi pa po kayo nagkikita, nang hingi po ba kayo ng sign sa Panginoon na, Lord, kung siya ba ang ibibigay mo sa akin, Panginoon, ganito, ganyan-ganyan? So, nang hingi po ba kayo ng sign sa Panginoon? Ay, ako po, opo. Ang sign po na hiningi ko, sabi ko, pray ako, sabi ko, Lord, kung talagang si Jamey yung para sa akin, ikaw yung gumawa ng way. Ikaw yung manli. Ito, sobrang extreme ako eh.
yung mga pastors ko nga before, lagi sinasabi sa akin, extreme kang tao ka. Kasi ang sagot ko lang sa kanila, kasi pastor, ayokong ilimit si God. So, kung talagang si Jamey ang para sa akin, si Lord yung gagawa ng way para manligaw para sa akin. Kasi ako na po yung dating style ko na po, sobrang effort, todo effort, regalo, lahat, name it, gagawin ko para ma-inlove sa akin yung tao. So, pag ginawa ko pa rin yung mga ginagawa ko before at gawin ko sa kanya, malaman ng mga tao, ay walang bago. Mm-hmm. Same old dyan. Yan ang style na dyan. So, effort ko. Nagustuhan ako ni Jamey dahil sa mga ginagawa ko. Pero sabi ko, Lord, ito extreme, wala akong gagawin. Ikaw yung maglalagay ng desire sa heart niya. So, pag nagustuhan niya ako, ibig sabihin, ito yung gusto mo. So, ganun ako, extreme. Talagang, last shot ko na to eh. Sabi ko, tinry ko na before, plans ko, ways ko, terms and conditions ko before, pero this time, Lord God, last na to, before ako ikasal, ikaw na yung kumilos for me. Ikaw na yung manligaw for me. So, parang huling sayaw ko na, binigay ko na kay Lord. Sayaw. Ako naman po, yeah. Actually, meron po talaga kaming confirmation. Siguro more than the sign, it's really confirmation from the Word of God. Mm-hmm. Yung single po ako, talagang sabi ko, Lord, sana yung isa sa mga prayers ko was, Lord, pag nakita ko siya, I will just know na siya. Malalaman ko na siya lang talaga. Ay, yung ano natin, apat na, share me apat natin. Yeah, tapos ang nangyari po was, ipipray po kasi talaga ako ng someone na who will be with me in the ministry. Alam naman po natin na know na yung babae dapat yung sasama since, di ba, ganun po yung parang alam natin na tradition or culture. But since ako po ay anak ng bishop, eh siya po ay isang leader ng isang church, no, tiniwinay po namin na, okay, ano bang pwedeng mangyari sa'yo? Siya ay leader ng church, ikaw ay, next generation eh. So, pwedeng sumama siya sa akin. And I really prayed for that. Someone masasama po sa amin sa ministry. And, grabe po, yung word ko po was, it's Rebecca, diba? It was Rebecca, nung nag-ask po yung servant niya na, akin Rebecca na, willing po ba kayo na sumama sa papakilala Naomi ko po kayo? Oo. Sa akin, yung word sa akin was Isaac and Rebecca, sure. Di ba? Na, wait. Na sabi niya doon, sabi ng servant, nagahanap si Abraham nga na magiging partner ng anak niya. And then yung servant pumunta kay si Rebecca, no? To make the long story short. Tapos nag-ask yung servant, sabi niya, are you willing to come and you know, come with me at papakilala kita sa anak ng boss ko? Tapos nagulat lang ako doon sa response ni Rebecca, sabi niya, I will go. So literally, yung word na I will go, nag-struck po sa heart ko. And then sabi ko, Lord, kung sino yung magkasabi sa akin na, I will go with you. And literally po, nung pumunta na siya sa akin, manliligaw na siya, sabi niya, alam mo, Jamey, hindi po kami nag-uusap. Hindi po kami, alam mo yun, hindi kami nag-uusap, nagkakantuan about confirmation about the Word of God. Tahimik lang ako, biglang nag-open siya, sabi niya, Jamey, I want to level up this relationship to courtship, to this friendship to courtship. Naalala mo ba yung story ni Naomi and Ruth? Ako po kasi, hindi ko sinabi na, sabi ni Lord. Mahirap yung gano'n, no? Mga lalaki, ha? Ingat kayo na. Kasi baka magkaroon ng spiritual manipulation eh. Sabi kasi ni Lord eh, dapat ganito. So ako, hindi ko sinabi sa kanya, never lumabas sa bibig ko na, Jamey, sabi ni Lord. Ang sabi ko lang, na-impress ni God sa heart ko, ito. Yeah. Nagkwento ko ng story, pero never may, parang sa courtship ko sa kanya na, sabi ni Lord. So, nagkasundo kami dun sa apat na, kasi ikaw na magsabi. Pero during po nung seeking niya, yun yung in-impress na words sa kanya. Sabi ni, di ba, Naomi sa biyanan niya, sabi niya, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Your people will be my people. Your God will be my God. Tapos, ang nangyari, sabi ko, wait, yun yung keyword. Where you go, I'll go. Sabi ko, nung narinig ko na yun, sabi ko, okay, eto na talaga to. Pero di pa rin ako nagpakipot. And then, ang dami pa po confirmation. Confirmation from the Word of God. Yun nga po, nag-meet yung Word ni God sa kanya at sa akin. And then, confirmation from godly people. Yung paligid po namin ay nagre-rejoice. Hindi po against, you know, yung you and me against the world. Tapos, number three is yung circumstances. Dinala na talaga, pinagtagpo na talaga kami sa isang lugar na hindi imposible na magkaroon kami, di ba? Imposible na magtagpo kami sa lugar na yun, pero nagtagpo kami doon. And then fourth and the last is unmistakable peace and yung desire. Doon na po,
doon na po sumang-ayon po lahat. Wow. Amen. Praise God. Ang sarap na, no? Yung nagmamahalan kayo, walang pumipigil. Yay! Praise God. Kasi kapag tinakda ng Diyos yan, eh. Wow! Na-meet ko kasi si Sister Mitch, ka-graduate ko ng college way back 2001. Siyempre, medyo matanda na ako, eh. 2001, then 2002, pumunta ako ng Manila, pumunta ako sa bahay ng tito ko, pastor namin. And then, nakita akong isang babae naghuhugas ng plato nakatalikod. Oh. During that time, nagpe-pray na rin ako sa Panginoon na magkaroon, siyempre. Kasi ang prayer ko din is yung makasama sa ministry. Wala nang iba. Siyempre, pag nung nakatalikod siya, sabi ko, ang ganda nito, nakatalikod. Nung humarap, ha, nagulat ako. Ang ganda. Mas maganda. Kaya, yun. Pero hindi pa rin, wala kaming ugnayan, wala kaming relationship, di ko siya nakilala noong time na, tinginan ko lang siya. Pagkalipas pa ng maraming taon, nakita ko siya sa inuupahan ng kapatid ko. Kita lang kami. At nung nag-meet kami uli, that was 2005, may boyfriend siya at may girlfriend ako. Oh. At pagkalipas uli ng maraming taon, naghiwalay and then naging kami. So, kung kalooban talaga ng Diyos, kahit sinong pumigil, ay totoo po yan. Kapigil. Amen. Nandigaw talaga si pastor sa atin. Hindi ko po talaga siya gusto. So naniniwala talaga ako na pag tinadhana talaga sa'yo ng Panginoon, ang Lord yung maglalagay ng love sa puso mo. Correct. Sabi ko, Lord, sawa na ako sa relationship na parang walang patutunguhan. So nagpray ako sa Lord, Lord, kung siya talagang ibibigay mo sa akin, ikaw yung maglalagay ng love sa puso ko para maramitugan ito. Wow. Just one week nangyari yon, hinahanap ko na siya lagi. Sabi ko, Lord, talaga ba? Sabi ko, baka nagkamali lang ako. Hingi pa ako ng sign. Kung siya talaga, sabi ko, ikaw yung maglalagay ng love sa puso ko para mahalin yung mga tao. Wow. Yung congregation. Wow. So, nangyari din yon within one week, sabi ko. Wow. Oh, Lord, nagbibiro ka ba? Sabi ko, Lord, last na sign na. Sabi ko ganun. Kung siya talaga ibibigay mo sa akin, Sunday morning bukas, bibigyan niya ako dapat ng flower na white rose. Which is never niya akong binibigyan ng white na rose, laging red. Tapos hindi ko siya pinapansin. Then after church service, sabi ko, ay Lord, wala na usapan natin. Sabi ko, ganoon, so hindi siya. Pagkatapos ng church service, nandun siya sa likod ko. Nagulat siya ako, may binigay siya sa akin na nakabalot ng Manila paper. Sabi ko, ano to? Manila paper. Pag tingin ko, ay, white rose. Lord, surrender na. Oh, yeah. Galing. Galing! So, Lord, yun talaga ang mangyayari. Tama ba, Pastor? Ayan. So, nakakilig. Galing, no? Totoo nga, may nabasa po akong quote. Sabi nga eh, if it's God's will, you can't stop it. If it's not, you can't force it. Yeah. Amen. Praise God. Tama yun. Amen. May nagtanong dito pa, Pastor Jamey, Coach John. Hindi daw ba na-pressure si Pastor Jamey nang kinasal siya ng 27 years old? Tama ba? Yes. Opo. Hindi po ba kayo pressure? Actually, hindi po eh. Kasi siya po yung patay na patay po sa akin. Wow! Kasi talagang, nanon po ako niya eh. Binraso na po ako. Binabali ng braso. Papasal mo ba ako? Hindi. Yan na naman. Wait lang, okay. Hindi ba mo naman ang kwento? But anyways, ako po noon, since very young, actually hindi pa po talaga ako ready noon. Nung alam po kasi sabi ko na ako, pag sinagot ko to, papakasalan ako kaagad. Alam ko po kasi yung age niya, and then yung parabang parating niyang kinakwento, alam mo, Jamey, mayroon kaming usapan ni Lord, di ba? Meron parang calendar ni Lord. May usapan kami na ganitong span, ganyan. Tapos ako na, wait lang. Okay, chill ka lang. Kasi wait, bata pa ako. 26, 27 ako noon. Pero alam mo yun po, pinaintindi niya sa akin yung power ng marriage, that marriage is a tool na parang Boltes 5 nga yun. Parating niya sinasabi na, powerful ka na as a single person, Jamey. Yes, ako din. Kaya kong gumawa na ito, ganyan. Pero just imagine two powerful individual nagsama. Diba? Mas nagiging powerful. And it is a tool. Sasamahan kita sa ministry mo. Diba? Nagdi-disciple ako, kasama mo. Ganun yung... So, he prepared me. So, more than po dun sa pressure siguro, ako po,
never po ako na pressure kasi alam ko no na alam no may purpose si Lord, no may purpose si Lord kung for marriage. But as a woman, yung tanong niyo po kanina, were you pressured in finding the other half? Tama po ba ako? Right? So actually po hindi po ako na pressure kasi alam ko na nandiyan lang naman din yung God. Just actually nga po super ko na i-enjoy yung single life ko noon. Sobrang ko na i-enjoy talaga na parang Lord, naging advocate po ako ng true love which for 5 years. Parang bukang bibig ko na, hey, I am, you know, kaya ko mag-boy kahit walang boyfriend. Ganon. Sobrang ganon po ako naging talagang advocate of true love waits. And, pero never ako na-pressure kasi alam ko po na andyan lang yung God's best ko at darating siya. Okay? Pag naging faithful ako sa waiting season ko, sa purpose ko, at lalo pag na-enjoy ko, munang mag-isa. Yun nga sinasabi, paano mo ma-enjoy na dalawa na kayo kung hindi mo pa na-enjoy ng mag-isa ka pa lang. Yun, di ba? So, umabot po sa point na talagang during my single days, I date myself. Meron po akong date day every Monday. Nagka-coffee shop ako mag-isa. Nag-aaral ako mag-isa sa coffee shop. At sobra pong na-enjoy ko talaga. Nag-disciple ako kahit, you know, ako lang, wala akong kasama. And if na-pressure ako, parang hindi ko na rin pinagkakatiwalaan yung timetable ni Lord. So true enough po, okay, dun sa season ko na yon. Totoo naman talaga na may reward naman talaga si Lord sa mga faithful. Ayan, at hindi napapressure. Yeah, mamaya bibilang ko. Para Jamey. Para di ka ma-pressure. 23 years old ako nung nagpakasal kami ni Pastor. Yes, grabe. Ay, wala pa pala tayo. So, tama yung sinabi mo, bago talaga magpakasal, isipin mo muna kung kaya mo nang iwanan yung pagkadalaga mo or pagkabili. Yes. Yes, I love that. Kasi sa akin po, Pastor, Junji, ang ginawa ko po kasi kay Jamey, pin-repair and kinondition ko yung isip niya eh. Na hindi ko siya binigla na, oh, pakasal tayo next year. And walang plano. Eh, alam niyo po ba, nung sinagot ko siya, one month lang, in-engage na ako kaagad, may sing-sing na. Wow! Talagang ready si ko. Ready po ako eh. Pine-prepare ko siya eh, kinocondition ko siya kung ano yung papasukin namin. And before pa lang ako manligaw, sinabi ko na sa kanya, I hope and I pray that this friendship will end in marriage. So, alam niya na kung ano yung direction ko, kung ano yung goal ko dito. Kaya nga, lagi ko pinapaintindi sa kanya, huwag ka matakot sa kasal. Because we will use marriage as a tool. Gamitin natin to as a tool to serve God's people, to serve the next generation. Kaya nung naintindihan niya yun, nakuha niya yung vision na yun, sabi niya, ah, oo nga, no, tool pala ang marriage, weapon siya para magamit natin as a couple. Yes. So, yan. So, praise God. Gandang sagot. So, dadako tayo sa question number 2. So, our question number 2, as a couple, how did you handle opposing opinions and conflicts? Follow-up question po is, what changed when you became a married couple? Ay, grabe. How did you end? Oh, your opinions and conflicts. But always remember ito sa mga youth, ah. Always remember, totoo po ito, I know mag-agree po kayo sa amin. Marriage is not just about fairy tale. Yung iniisip natin na Korean novelas na oppa, na love-love lang, kilig-kilig lang, honeymoon stage lang, na pa-sweetums-sweetums lang, and pa-cute-cute lang, companion-companion lang. But rather, marriage is about solving problem. No, the moment na nagpakasal ka, marami ka nang isa-solve na problema. Pero ito naman maganda is that meron ka nang kasama, may katuwang ka, at may katulong ka in solving that problem. Pero paano pag ang problema is, you know, yung kayo nga, may conflict na kayo dalawa. So ito, you know, conflicts are, you know, it's normal. No, normal po. Tama po, no? It's normal sa isang mag-asawa. Kasi just imagine, di ba? Two different people, culture, two different upbringings, tapos biglang magsasama sa isang bahay. Isang bahay. Eh, talagang ano yun? Di ba? Talagang may discussion dyan, di ba? Tawa-tawa po, di ba?
And malaki po talaga yung naging adjustment sa aming dalawa. Lalo na po kami, 2 years pa lang po kami, and nasa adjustment period pa lang po kaming dalawa. And so how did we handle conflicts? Number one talaga is we have to know and honor our adjustment period. So marami pong mentors din kami na parang sinabi sa amin na, oh, may adjustment period dyan. No? Diyan mo malalaman na yung isa, okay, mahilig maglinis, yung isa mahilig magkala. Present. Ayan. Sarap magkalat eh. Oo nga, pastor, di ba? Sarap magkalat. Tapos diba, pastor, yung kunyari, yung labahan, di ba? Pagkahubad, pop, di ba? Isushoot na natin sa basket. Nakalimutan pa, nandun pa sa tabi ng, malapit naman doon sa tabi ng basket, di ba? So, nadali mo pa sa kanyang basket eh. Yan, so marami talagang adjustment period. So, kami po, nalaman namin, nakita talaga, okay, we are in this season of adjustment. And so, okay, ano yung mga makikita ko sa'yo at makikita mo sa akin na kailangan mag-adjust ako sa mga culture mo or sa lifestyle na meron ka? And then, so, ang nangyari nga po noon, parang mahal, pinakausapin ko siya, mahal, ishoot mo naman. Ishoot mo naman sa basket yung labahan mo. Okay, mahal, sige, gagawin ko yan. After po kinabukasan, good news po, hindi pa rin po nagawa. Okay, masipag ako. Oo. Sipag ako magkala. So, yun po yung adjustment period namin. So, sabi ko, okay, so yun talaga siya. So sabi ko, instead na magalit ako sa kanya at maging source po to ng away namin, mag-a-adjust ako. I'll remind him or I'll, you know, tama po yung ginawa niya Ate Mitch na okay, tulungan kita. Okay, na ilagay yung labaan sa tamang lalagyan. Ayan, pero alam niyo, good thing po dito sa 2 years namin na adjustment, ang sipag po niya sa bahay na, in fairness sa kanya. Opo, sa 2 years po na yun, nababago pala talaga, no? And tama, instead of nagging, or so women, instead of nagging or parang, mahal naman, dapat ganito, ganyan. We learned the principle of suggestion. Yes, diba na, mahal, you know, I appreciate you if you do this. I appreciate you if you do that. Alam mo, kung gusto mo pagbuksan ka ng pintuan na nakakalimutan na ng asawa mo, alam mo, mahal, appreciate ko, kinikilig talaga ako pag binagbubuksan mo ako ng pintuan. Ay, naku, the next day, binagbubuksan na niya ako ulit ng pintuan. Alam niyo po, ate, grabe, yung basket na yun, talagang it constant reminder and yun na nga, learn the art of suggestion. Yes. Kasi alam niyo po ba kung ilan yung basket sa bahay? 50 na. Hindi, loka lang. Joke. Para wala ka na excuse, ha? Yan. Yeah. May napunod nga po kaming movie. Sabi nga dito eh. Ano movie? It's okay not to be okay. Yung Korean movie. Sabi nga, a kiss is better than a fight. Para to sa mga mag-aasawa. Okay. Sa mag-aasawa to, a kiss is better than a fight. Kasi po, nag-aaway po kami. Nagkakaroon kami ng mga pag-aaway po minsan, no? And ang natutunan ko din talaga dito is dalawang bagay, no? Is number one is to show tender love. And pangalawa is to show tough love. yung tender love, una, syempre, kunwari, talaga hindi kayo nagkakasundo. After, kunwari, after kain, yung plato, lagay sa lababo. Yan. Kasi ngayon, masipag na po ako eh. Ako naman yung super busy since online lahat, shows, and then ministry, di ba po, nagigasip po yung... So yung tender love, yung tender love muna, okay, sige. Ako muna yung mag-serve. Yeah. O mahal, kalimutan mo ilagay dito. So tender love, mga ilang months yan, weeks. Tapos, kung talagang hindi umubra sa tender love, mahal, dapat lagay mo dito. Yun na yung tough love. Paano yung tough love? Kasi marami kasing tao or couple na nag-away sila, jump na kagad sa tough love. Pero ang approach na to, so first, tender love, yung tough love, ito na yung bigla kang bam, atras ka. No? Iparamdam mo sa kanya na, uy, na hindi mo na minimit yung love language. Ah, sorry. Sa tender love pala, ito yung tipong imimit mo yung love language ng partner mo, i-feel mo yung love tank, alamin mo yung mga yung personality type. Syempre, may mga types tayo, di ba? Kung ano ba tayo, kung connector ba tayo, influencer ba, driver ba tayo.
So, kailangan i-meet yung level na yun. So, si tender love, ganun. I-meet yung love language. Tapos, oh, mahal. Oh, hawak mo yung kamay. Oh, bite-bite mo naman. Oh, mahal. Ilagay mo yung ano yung plato dun sa mesa. So, pag hindi mo bra si tender love, ito na yung tough love. Ito yung kakalas ka na, atras ka na. So, hayaan mo na maramdaman niya na, oh, teka lang, ba't parang hindi na to sweet sa akin? Oh, hindi niya na ako nare-remind. Hindi na siya naghuhugas ng plato. Ay, ganun pala. Kailangan, ay, may mali. So, masaka na kayo mag-uusap. Oh, ano nangyayari? Saka mo na-explain? Kasi mahal, hindi mo kasi nilalagay itong plato sa, ano, sa lababo. So, dapat tender love, tapos tough love. Oh. Yun nga, yun sa kanina nga nun, kaya nga mas maganda na ano muna tayo, yung wag tayo magkagad mag-shoot, no? Doon sa tough love. Kaya nga, again, a kiss is better than a fight, no? Para sa, para, you know, someone must say sorry and forgive. Yes. You know, conflicts are there. Diyan po ang conflicts. But someone must say sorry again and forgive because that's marriage, eh. Marriage is all about partnership. Hindi siya yung, hindi ka pumasok sa isang relationship o marriage para magsabong kayo. Hindi siya wrestling match na mag-aaway kayo, no? Magkakampi kayo dito. Yeah. And it's all about giving, eh. Not getting. Yes. No, kasi ang problema sa maraming girlfriend boyfriend, no, papasok sa isang relationship, na ano bang pwedeng makuha ko dito sa taong to? Kasi hindi ko na-meet sa dati kong partner. No? Kaya it's all about giving, eh. Kung ano pwede kong ibigay sa tao na to para mas maging better o fruitful o productive tong taong to. Ano kaya pwede kong gawin para mas maging masaya siya, para sumipag siya. No? You know, and also, no, what changed when you... sa akin naman kung siguro more on what yung mga na discover namin sa sarili namin na yung mga problems ang ginawa namin instead na mag-focus kami sa problem, nag-focus kami sa solution. So kaya I remember sinabi mo, do not attack the person. Attack the problem. So in resolving problems, so do not attack the person kasi ganito ka, ano ba? Tumatamad mo, ganito ka, ganyan ka. Instead of attacking the person, no, attack the problem. Ano ba yung mga dapat nating ayusin? Ayusin natin, pag-usapan natin, and then forgive. Ayun. Yeah. Actually po si Pastor, galit na galit po yan pag... Ano? Pag ano? Pag... Yung labahan ay? Parami. Kasi? Ako naglalaba. Oh! Ayaw niya ng labahan. Kaya sabi ko, ito lang bang lalabahan? Wala ba bang marami dyan? Nanginginig niya ang kamay ko. Dahil sa totoo lang, since nag-asawa kami ni Sister Mitch, talagang minsan ko lang siya pinaglalaba. Ibig sabihin, minsan ako ang karamihan naglalaba na. Naglalaba ako ng madaling araw para maging relax naman siya. Ako nag-aalaga ng dalawa naming anak, nung baby pa. Pag umiiyak yan, hindi mo magising. Ako talaga nagigising. Ako lahat, nag-itempo na kanilang gatas. Until now ha, take note. Until now, ako ang naglalaba, ako ang nagluluto sa bahay. Wow! Pero sabihin naman nila, tamad ako. So, hati kami sa gawaing bahay. Actually, hati kami. Hati kami. So, kung yung paglalaba lang naman at pagluluto ang pag-aawayan, hindi maganda. So, yes. Adjust na lang. Adjust talaga. So, kaya nga partner eh. Ibig sabihin, hati kayo. Correct. Totoo po. Galing? Pero, nung mga una, siyempre, may mga, siyempre, kasi, yes. For 12 years. 12 years. 12 years na kami mag-asawa. Siyempre, kahit pa paano, meron pa rin kaming, may mga misunderstanding pa rin minsan, pero, nare-resolve na yan. Katulungan. So, dapat, pag galit ang isa, kakalma ang isa. Yeah. So yun dapat yung ano ng pag mag-asawa. Yeah. At mag-unawaan. Understand. Yes. Yeah. Totoo po yan. So let us go sa ating pangatlong question natin. Yan. So number three question po. As a woman, were you pressured in finding your other half? Nasagot niyo na po yata. Pasko na mo. So let's go to the number four question. Tanong na rin kanina sa comment section, kaya po. Yes. So number four po tayo. So what are the boundaries of remaining, maintaining his, her purity? Yeah. Ikaw maganda sumagot nito. Una sa lahat, as a man, you know, we are the one who will lead the friendship,
relationship, also yung marriage, no? Kasi tayo yung mag-lead eh. No, tayo mag-initiate eh, no? Kahit pa sabihin na natin na ito lagi ko kasi sinasabi, mapahiya na ang lahat, wag lang mapahiya si Lord sa life mo. Yes. Eh kung nagalit siya dahil hindi kanya kinis, eh okay lang. At least si Lord masaya doon sa ginawa mo, no? Okay. Tayo yung nung ligawan namin, ang lagi ko sinasabi sa kanya, nung start pa lang sabi ko na can you trust me na ako yung mag-lead ng friendship natin. No. Well, parehas din naman yan na nakadepende both sa inyo yung magiging flow o direction ng relationship nyo. Pero as a man, ako ah, kasi syempre tayo mga lalaki, no, kung babalik tayo at trust tayo sa Book of Beginnings, makikita natin na tayo talaga yung dinesign to lead. Minyo. So, ako ginawa ko as a man, as a leader, no, preparation din to for marriage, no, na nilead ko siya doon sa tamang paraan, you know. Kaya nung courtship namin, nako, parang hindi yata to nakahawak ng kamay ko eh. Pilit siya nang humahawak sa kamay ko, pero no. Courtship? Oh, sabi ko, huwag mo hawakan kamay ko. Oh, wow! Yun. pero seryoso, nung courtship namin, hindi ako yung take advantage, walang mga yakap-yakap, walang mga holding hands, walang ganun. Talagang naging pure friendship yung courtship namin. Kasi sinabi ko na sa kanya na i-respect kita hanggat hindi kita asawa, I will treat you na you are my sister in Christ. Sabi ko niya, hanggat hindi kita asawa, you are my sister in Christ. Kaya itatrato kita ang kapatid kita. No? Kaya again, doon sa leadership na ginawa ko sa kanya, no, hindi kami lumabas na kami lang. Yes. Lumabas kami kasama yung mga disciples niya, kasama yung kasama pa nga minsan parents niya. Bihira kami na lumabas na kami lang. Nangyayari 'yon pag yun talagang tipong alanganin na kunyari nasa meeting siya tapos walang susundo. Oh, nasa area naman ako after taping o daanan kita. Sunduin kita, hatid kita sa bahay niyo. Asa ko yung tipo na update ako ng update lagi sa parents niya. Bishop, good morning po. Nandito na po kami. Traffic po. Ganyan. As in, sobrang super update ako. Okay niya mag-update as in from time to time. Yun. Tapos also, it's so good po how to maintain that purity po within relationship, lalo na, syempre, medyo crucial yan. Kasi, totoo po yan, di ba, the more na from relationship, engagement, mas nagiging, di ba, parang mas nagiging intimate eh. So, that's why we must have accountability sa relationship natin. Accountability partners. Meron tayong mga mentors na, at least, yun na nga, like yung parents po namin, na pastors din namin, na parati kami nagpapaalam, meron kaming curfew, parang 10 or 11 p.m., di ba? Nasa bahay na kami. 10. And then, ako po talaga, ang nagpapaligaw ako sa bahay. As in, pumunta ka dito, bahala ka dyan. Pumunta ka sa bahay. May preaching ako, aalis tayo, kunyari, Pangasinan, pero may kasama tayong mentee, ganun. Kasi, talagang, kesa parang ano yun, parang mas maganda na advance sa tayo mag-isip. Okay, ang praning. Mas magandang mas praning kesa huli na ang lahat. Yun. Ang ganda, ang ginawa rin po namin, Pastor and Ate, is nag-usap kami. Since kilala namin yung sarili namin, okay, ako ilang ako sa madilim. So, never po niya ako dinala sa sinihan. Kasi nga, sinabi ko eh, ilang ako, pag may kasama ko, opposite sex, sa dilim, ayoko. Nagsine lang po kami noon, Avengers pa yon, 'di ba? Yung finale na. Sa ano po kami? Parang 1 week na lang ikakasal na po kami. Doon lang po kami talagang nagsine. Pero as in ilang na ilang po talaga ako. Kasi dapat group 'yon. Nauna na kasi yung mga kapatid niya, kaya so, no choice. So sige na nga kami na lang. And then yung po, we really talked about it. Jamey, kilala ko yung sarili ko. So ang gagawin natin sa bahay lang tayo, di tayo alis ng tayong dalawa lang ng ganitong oras. Yeah, okay, I'll participate. Tapos may time po na mag-relationship na kami, no? Na meron talaga pa rin, alam mo yung may testing talaga. But then, for example, meron parang nang, kunyari, manghihina ako.
siya yung naman yung mag-aangat sa akin. May time naman na manghina siya. Ako naman po yung mag-aangat sa kanya. Tulungan. Tulungan. And then talaga kung hindi na talaga din kaya, bakit pa da talaga rin, ano, di ba? Why prolong marriage? Kung alam niyo naman at the very first place, di ba, that the goal is marriage. Yeah, ready ka naman, ha? Ready ka na. You know that God will be glorified. Why delay the purpose? Do it. Go for it. Marry the person that you love. Kaya po yan yung purpose kung bakit po ako nag-asawa at the age of 23. Wow. Ayun, no? Kasi I was part of the music team. I was leading the worship team. So, sabi ko, Lord, ayokong sirain yung patotoo ko sa'yo. At dun sa mga kasama ko sa music team. So, kilala ko rin ang sarili ko. So, sakay sa magkasala ako, magpapakasala lang ako at my early age. Then, dagdag sa ano ni Pastora Jamey. So, dun sa mga babae na you want na maano yung purity nyo, lagi nyong iisipin ano ba yung pangarap nyo. So, isa sa mga pangarap ko is, gusto ko maikasal ako na malinis ako. Yes. Sabi nga, lagi sinasabi ng mga pastor ko sa akin, ng mga leader ko, yung purity mo, yun yung the best gift na maibibigay mo sa asawa. Amen. Amen. So, lagi ko iniisip yun, sabi ko, pag nandun ako sa time na nasa test ka, yes. Hindi, yung pangarap ko, Lord, yung usapan natin. Yes. So yun, magkaroon tayo ng mga babae, magkaroon tayo ng pangarap na ikasal na malinis. Yes. Yes. Woo! Pinagdag ka pa ba, Pastor Jamey? Nasabi nyo. So, tama yun, no? Tama yun. Kasi mga kabataan nowadays, kailangan talaga nila ng gabay sa ganyang sitwasyon, no? At si Sister Mitch, pumupunta pa ako ng Montalban para ligawan. Montalban, at Rizal. At todo ang paalam sa pastor namin. From Cubao. From Cubao at so Montalban. So mention curfew. Tito niya kasi yung pastor namin, eh. So may curfew. From Montalban to Antipolo, dapat alas 7 nandito ko na sa bahay. Hindi lalabas ng 1 seconds. Ganun kahigpit ang pastor namin. So, babiyahe pa siya from Montalban. Wow. Yes. So, di ba, Pastora Jamey, ang kabataan natin ngayon, ang dami nagre-reklamo, ay, masyadong mahigpit. Bakit ganyan, nawawala na yung privacy ko? Kailangan po magpaalam. Ang daming mga kabataan natin ganyan. Yes po. Alam nyo, actually, mga youth, there are two kinds of pain. Number one is pain of regret. Ito yung sana pala, naghintay na lang ako kaysa nagbunga. Sana pala hindi ko muna binigay. Ayun, iniwan na ako pagkatapos makuha yung virginity ko and all. And second pain is pain of discipline. No? Masakit ngayon, pero rewarding sa dulo. Ito yung ibibit mo muna yung sarili ko, sarili mo, maghihintay ka muna, magpipigil ka muna, i-honor mo na yung season mo. Pero ang reward naman, grabe sa dulo. Kesa masaya ngayon, pain of regret, masaya ngayon, mukhang rewarding ngayon, pero parusa naman hanggang dulo. Yes. Both po mahirap, masakit. Pero ako po, I'd rather choose pain of discipline. You know, it's painful today, it might be painful today, but honoring tomorrow, it will glorify God tomorrow. So, huwag niyo isipin na, ay, KJ si pastor, KJ si mentor, KJ si mama, si papa. Kasi po, totoo lang, yun kayo sinasabi, na papunta ka pa lang. Pabalik na. Diba? Ano, payo tayo ng TV? Diba? Yes. Payo-turn na sila at alam na nila yan. At ayaw lang talaga nila na masaktan tayo. Kumbaga, advance sila mag-isip, yung mga parents natin, yung mga pastors natin. And alam nila talaga kung ano yung mas makakabuti sa atin. Since alam na nila, bakit hindi tayo mas magtiwala sa mga na-experience na nila? At iwasan na yung mga mali na pwede pang mangyari sa atin. So, pain of discipline tayo kesa pain of regret. Ay, and tayo, lahat tayo, meron tayong storyang ikukwento, eh. So, ang tanong, anong klaseng storya yung ikukwento natin sa mga anak natin? O, mami, daddy, paano kayo nag-meet? Ay, kasi ganito, ganyan. Ay, nagpaligaw lang ako sa kanto, wag ka maingay. Di ba, ang pangit naman ang testimony noon? Eh, nakita na ako ng nanay mo, kumindat lang siya, kami na. Di ba? So, yung story na pag lumaki si Josiah, anak namin, nagtanong siya, Dad, Ma'am, paano kayo? Social, wow, Ma'am, Dad. Paano kayo nag-meet ni Mama and Papa? Ito yan. Ito yung love story namin. Ganito ako nanligaw sa kanya. So, gusto ko, gayahin mo ako. Di ba? And yeah. No. Yung magiging girlfriend mo, after 6 months, yan ang pakakasalan mo. Sa tamang edad, anak. Yes. Hindi yung 15 years old ka pa lang. Yes.
So, and actually, tayo din naman yung greatest example ng mga anak natin in the future. Ako nga po sinasabi ko, ay hindi, bakit po may mga natatanong saan, Pastora, ang ganda ng love story mo, paano mo ginawa yan? Ha, hindi. Alam mo, more than the followers, ay feeling kasi na iba, ah, kaya niya yung sinishare kasi may para maraming ganito, mas maraming followers, mas maraming viewers. Sabi ko, ay, disregard natin yung followers, amen. Disregard natin yung mga viewers na yan. Kasi sabi ko, ayusin ko yung love story ko kasi alam ko, isang araw, ikakwento ko siya sa anak ko. Amen. And hindi, ayokong dahil may followers o dahil may YouTube, or, hindi. Pero isang araw, ikakwento ko sa anak ko yung love story ko. At ang tanong, anong ikikwento ko? Kaya aayusin ko yung love story ko. Amen. More than that, of course, it is to glorify God. Yes. Yes. Yun yung legacy. Kasi, important ng legacy. Kasi stiff neck na ang asawa ko. Stiff neck. Mali yung tulog. Pati mali pa yung tulog niya. Oh, okay. Lagay ko kayo sa lumpas. Ay, sa lumpas. Iba talaga pag nagkakaano. Ako, coach, may sa lumpas ako ngayon, coach, eh. May sa lumpas. Wow. Naramdaman ko na po yan. Tas, how old are you again? 34? At 36? Oh, malapit-lapit na. Oh, okay. In next year, 37 na po ako sa Jamara. 36 ako, malakas pa ako eh. 36, pero pagdating ng 40, medyo dadaan ka dapat, sa target. Malakas-lakas ka. By the way, coach, ano bang sports mo? Nag-basketball ka din ba? Hindi po, pero ano po ako eh, boxing, Muay Thai, jiu-jitsu. Wow. Puro ganon. Puro po sa suno. Kaya po ano yung mga buto ko, nagkaka-dislocate na. Kaya pala. Praise God. So yun, no? Kaya sa mga kabataan natin nanonood sa gabing ito, no? Maging example sa atin, no? Yung storya ni Pastor John, Coach John at Pastor Jamey at sa iba pa, maaaring sa inyong mga magulang, na di ba aling mag-suffer kayo ngayon, tiis muna, no? Dahil pagdating ng araw, kapag nagbigay ang Diyos ay the best. So yan. Dapat lagi makinig. Kahit sumunod. Totoo yan eh. Ang patakaran ko sa church, sabi ko nga eh, papunta pa lang kayo, ako sa bahay, nanonood na ng TV. Alam na ako sinasabi sa kanila, hindi pa balik, nanonood na ako ng TV. Advance ako mag-isip eh. Nagkakape pa, Pas. Nagkakape ka pa. Nakataas pa yung paa kasi relax na rin. Alam ko na yan. Okay. So let us resume sa ating question number five. Yan. So, what is the purpose of marriage? Parang napapayawan na rin kanina, pero... Pero mas maganda, matakal pa rin natin. So, yung ako muna. Again, yung purpose ng marriage, like nung sinabi ko nga kay Jamey before, doon naliligaw pala ako sa kanya, nasabi ko sa kanya na gamitin natin itong marriage na to as a tool. No, kasi malaki ang plan ni God dito sa marriage to, more than just our romantic, you know, relationship na kilig-kilig tayo. Ang kasi nga ang marriage is not just about, again, parang goody-goody, you know, na clingy-clingy together, yes. No? Ang like ko sinasabi sa kanya, it's all about moving in one direction. Mm. Oh, kumbaga, meron tayo dapat na common mission. So, question, ano ang common mission natin? Because any relationship, no, kahit friendship pa yan, kung meron kayong common mission, it will become stronger. No, ang mag-asawa, no, mapapansin natin, nagsistay sila, kahit sobrang daming indifferences nila, nagsistay sila because of the mission. Ano ang mission? Bata ang mission. So imagine, no, sa marriage nyo, meron kayong mission. Ano ang common mission nyo? Kaya kami, ang common mission namin is to serve God. Yeah. Itong mission natin, to make disciples, serve this generation. Yeah. So imagine, yung mission namin, nagkasundo. Yes. So yung marriage na binigay sa amin ng Diyos, so pinagkatiwala sa amin, na nagamit namin siyang tool, no, weapon siya ngayon. O, yun. Ikaw, mahal ko. Yeah, totoo po yun. No? Ano nga ba yung purpose of marriage for me po, no? Youth, do not just aim for an emotional marriage na kaya ka lang magpapakasal kasi pressured ka, malungkot ka, in need ka, di ba? Kailangan mo ng pera, kailangan yung makaahon sa sitwasyon nyo ngayon. Di ba? Do not just marry because of, you know, itong mga rason na ito because
baka mag-end up tayo sa isang emotional marriage. Yes. But rather, aim for a missional. Yun ang sinabi ni Coach, missional marriage, wherein we marry because of a mission. Amen. We marry because of a purpose. At maganda, no, I remember the story of Adam and Eve. Diba? Dinala si Eve kay Adam nung time na sobrang laki na nung pinapagawa ni Lord kay Adam, and that is to what? Take care of the garden, name all the animals. Just imagine, ang hirap kayo magpangalan ng mga animals noon. Wala pang dictionary, wala pang Google, wala pang encyclopedia. How can you do that? Diba? It takes a man who's listening to God, a man who really, you know, a talagang hardworking man to do that. At nakita ni Lord, wait lang, it is not good for man to be alone. Nung nakita ng Panginoon na sobrang laki ng task, yung task ko, yung purpose ko, yung calling ko for Adam, hindi pwedeng mag-isa lang siya. Kailangan niya ng katuwang. So that's the time. Okay, nakita ni Lord yung need, kaya dinala na. Diba? Hindi si Adam yung naghanap. Hippopotamus, ikaw ba yan? Diba? Giraffe, ikaw ba yan? Pwede ba? Diba? Hindi ganun. Pero si Lord mismo yung nagdala. Sabi ng Panginoon, ah, okay, ang galing mo, you're faithful, pero malaki masyado yung pinapagawa ko sa'yo. Ito na, dadalhin ko siya sa'yo. And it's missional. It's a purposeful kind of marriage. At you know, youth, ito yung pag-pray natin. Naabot ka sa point na during your single season na hindi mo nakakayanin yung pinapagawa ni Lord. Kaya ang gagawin ni Lord, makikita niya yung need. Hindi lang ikaw yung makakita ng need, ha? Hindi lang yung parents mo. Hindi lang kung sino-sinong tao. Si Lord yung makakakita ng need na, ay wait, hindi niya na kayang mag-isa. Sobrang laki na ng pinapagawa ko. Eto na, dadahin ko na yung suitable partner niya. Amen? Diba? Yeah. And that's marriage. Yeah. Marriage is not just about companionship. Key po yan. Magandang factor po yan. But also, please do not forget that marriage is about purpose. You must have a common mission. Ayun, dalawa, magkasama, okay, may pupuntahan kayo, okay, magkasama kayong dalawa. You love each other. Pero you have a goal. May nakikita kayo, mahal, ito yung end goal natin. Ano yung goal natin? We love each other, but more than that, we will glorify God. Amen. May add pala. Is to glorify God. It is to really glorify God in our lives. Yes. And again, a marriage, again, is partnership siya between man, woman, and God. Yes. Yan. Kaya nga, like sinasabi, no, yung purpose ng marriage, again, marriage is the gospel here on earth. Yay! Na makita sa marriage no si Christ, no, makita kung paano, you know, every day, you know, kung paano kayo binabago ng Diyos araw-araw. And ang goal kasi talaga dapat, no, na si God, si Christ yung makita sa marriage, no, front center ng marriage. And again, no, so like sa mga lalaki, no, dapat lagi niyo tandaan, kayo ang leader, no? Kayo ang mag-lead ng family niyo. And sa mga babae naman, ito lagi ko sinasabi, sa mga babae, don't just settle, no, for 3 words. Ano yun? I love you. Only settle for 2. I do. Yan. Yeah. Yeah. Okay, yeah. Gusto mo. Yeah, tama yan. Hindi yung magpapakasal ka dahil pogi lang si ganito. Mm. Dahil mahal mo lang si ganito at hindi siya yung parang kanin na kinain mo na mainit tapos siluluwa mo. So, marriage is hindi siya ganon. So, marriage is a lifetime commitment. Yes. Saka past, diba, ate, na parang ang dami rin ganito eh, yung on fire sila nung wala pa silang ka-relationship or di pa sila nagpapakasal. Tapos biglang nung nagpakasal, ba't nawala kay Lord? Dapat hindi ganon. The more na nagpapakasal tayo, the more na mas lumalalim tayo kay Lord, mas umiinit tayo. Kasi nga yung asawa natin is like, he is a reflection of Jesus Christ in your relationship. At ikaw din, you are the reflection of the Holy Spirit. Wow, talaga naman. Diba? Diba? And indeed, gospel, you know, marriage is the gospel here on earth. Kailangan mag-reflect po talaga yung marriage natin. Okay, sa gospel. Amen. Magliwanag si Christ. Ayun. Tama yun. Kaya si Pastor JC, Pastor NL, yan, wag na kayo ma-pressure. Yan, mawaan ka na kayo. Marami dyan. Naku, maraming bumalagda dyan. Kaya naman. Yung mga nawawala nilang, tadyang. Yan.
Ayun. Oh, eh, diba, oh, mga lalaki, ah, rib. Hindi ribs. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Hindi inubos ni Lord ng tadyang mo. Para madami, diba? Isa lang. Coach and Pastor, kasi yung mga assistant ko sa church, puro binata ito. Kaya ako pinag-pray ko talaga. Si Pastor Jay, si Pastor. Marami rin po kami single sa church, Pastor. Wow. Sana magkaroon tayo ng fellowship. Mga leader po ito. Nararamdaman ko. Magkaroon po tayo ng fellowship. Gustong-gusto po namin yan. Gusto ko po. At saka, Pastor, pag nagka, may nagkatuluyan, hindi tayo mag-aagawan. Magtutulungan tayo Amen. Sa ministry. Yes. Amen! Gusto ko ito. Hello, asan na kayo? Tara, Pastor. Ngayon. Mag-meet tayo minsan. Amen. Malaki tong Quezon City. Malaki ng Laguna. May lamig na na ngayon. Pas, kamias lang kami. Malapit tayo. Sa gateway lang kami nag-church. Talaga? Opo, gateway lang kami. Malapit lang tayo. Ano tayo? Singles night out cross zone. Zoom party. Yes. Ano na yan? Ano na yan? Oh, Pastor JC, set na yan ha? Set na Pastor JC. Narinig tayo ni Pastor JC. Ako, madami magaganda dun. Wow. Praise God. Meet tayo, tapos pag-usapan natin. Ano to? So, bago ba tayo humaba dyan? Number six question. So, number six. Looking back up to now, what do you consider as your greatest achievement as an individual that is serving the Lord? Ako po, for me, greatest achievement ko as an individual. Kasi parati ko ngayon na sinabi ko po, di ba, I was an advocate of true love waits for the longest time. Na parang, minsan din nasa isip ko, paano po kaya, Lord, kung maling tao yung pangasawa ko, hindi mapapahiya ako sa, di ba, mapapahiya naman ako sa mga pinagpipreach ko for the longest time. So yun po talaga yung pinagpipray ko. And for me, my greatest achievement po is yung finally, na-witness ko yung result ng waiting ko. No, as an individual na totoo pala talaga na may magandang promise si Lord sa mga faithful na talagang maghintay at naghihintay sa Kanya. Now seeing my family, as in yung totoo ko po, yung family ko po with my parents, and now with our small family, with John and then baby Josiah, serving God. Ito po talaga yung sasabi ko na, ay, ang sarap pala talaga maghintay. Worth it yung pagpipigil. Worth it yung panalangin. Worth it yung mga, may mga alone days. Yung mga, minsan, may mga time ka na i-date mo yung sarili mo. Worth it pala lahat ng panalangin. Kasi talagang nakikinig si Lord. And maybe you feel like, ay, parang walang nangyayari, no. Because God's silence doesn't mean He is absent. Rather, is preparing something great for us. So ako po, yun for me po, yung isa sa mga greatest achievement ko. Yung nakita ko po yung family ko ngayon, even yung present family ko ngayon na talagang naglilingkod sa Panginoon. Worth it ang paghihintay ko nung single life ko, nung singleness ko. Wow. Kao. Bless ako naman. Ay. Bless up? Yeah. Ako naman, Pastor Junji, Pastor Nietzsche, number of course yung una yung makilala ko si Jesus, yung surrender ko yung life ko sa kanya. Christian. Yes. And yun talagang inalaw ko, no. Yeah. Hinayaan ko si God na siya yung mag-move sa life. Kasi imposible na eh, 'di ba? So, 2 times po siyang 50-50 because of bisyo, because of drugs before. Imposible na po talaga. And knowing yung past life niya, alam niyo naman po, pag nasa, pwede ko ba sabihin, nasa showbiz ka, diba? Marami talagang thing dyan, may temptation dyan. Kaya, well, ngayon nga, like ko sinasabi, work in progress tayo, hindi naman tayo, yung perfection, i-save na natin yan sa second coming. Kaya nga, ako, yung during single ko, no, yung ngayon, na masasabi ko yung nagpalago ako sa Word of God. Amen. Nagpalago ako sa Word of God. Nag-disciple ako, nag-alaga ako ng mga tupa. Inalagaan ko sila, talagang nilapit ko sila kay Christ, no? Nag-serve ako sa Diyos. So, yun ang isa talaga masasabi ko na talagang yung mapagmamalaki ko, nag-serve ako kay Christ. Servant ako ni Christ. Amen. Naramdaman ko yung kamay ng Diyos sa buhay ko. And again, talagang
inalaw ko si Christ o si God, no, mag-move sa life ko. And makikita ko nga yung resulta. Ito po yan. Talaga, mapagmamalaki ko. No, kahit kanino ng tao. Even sa anak ko. Amen. Anak, ito yung pinaka-mapagmamalaki ko sa iyo. No, nakapaglingkod ako sa Diyos. Naglingkod ako sa tao, sa Kanya. Yan yung people. God's people. Amen. Well, Pastor Junji. So, napakaganda talaga yun na yung meron tayong achievement sa buhay. At isa ngayon talaga, kasi sa paglilingkod sa Panginoon, coach, pastor, ang dami ko rin give up eh. Although may achievement ako sa secular, pero sa paglilingkod talaga sa Panginoon, talagang may give up ka. At sa ngayon, sabi ko nga noon, looking back 10 years ago, 20 years ago, talagang parang nagsisisi ako eh. Kung bakit, pero makita ko yung mga nagawa ko sa ministry sa tulong ng Panginoon. Doon ko makikita, alam mo yung mga, makita mo yung nabagong buhay, di ba, mga tao. Na yung mga kabataan, maganda yung resulta ng kanilang kinabukasan. Dahil nakakapag-advise ka, yung mga kinakasal mo. Si Brother Edward at si Sister May, bagong kasal lang yan this year. Bagong kasal lang yan sila. So makita mo yung mga inalagaan, yung mga achievement ba? Of course, my family, syempre. Yung my wife ko, ang aking kids. Yes, kasi si Pastor galing siya sa broken family. Galing ako sa so broken greatest family. Achievement talaga. Kaya yun ang pinagpipray ko na ano. Kasi sa side ng father ko is pastor lahat eh. Maliban lang sa father ko at sa isa niyang kapatid. And then kung babae naman is pastor's wife. Asawa ng pastor. Wow! Galing! Nakalinya kami sa ganong ano. Kaya, pero hindi yun ang pangarap ko eh. Ibang pangarap ko. Pero katulad nga, dyan tayo nilagay ng Diyos. So, ang Diyos ang gagawa ng tagumpay sa ating mga buhay. Amen. Yeah. Saka yung fulfillment. Fulfillment. Sobra. Agra. Saka yun, sa mga kabataan, true love way. Yun. Yes. Come on. Yes. So, let us continue to our number 7 question. Pagkapabahan? Yes, okay pa. Okay pa po ba kayo, Pastor Jamey? Okay pa ba kayong dalawa? Go, 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 go. Sa mga viewers natin. Nag-enjoy pa ba kayo? Nag-enjoy pa ba kayo dyan? Comment below naman kayo. Mag-email naman kayo dyan. By the way, nais kong batiin yung aming senior pastor, Pastor Wife Shop from Mindoro, Sister Beth. Magandang gabi sa'yo. Hi, Dental Mindoro. Dental Mindoro. And then kay Ate Leia Alcantara, magandang gabi sa'yo. From Laguna naman siya. At taga Laguna to si Leia. Hindi ko lang alam kung saan siya. Saan nanonood siya sa gabing ito. Yes. Okay. So, let's resume sa ating number 7 question. Yes. Have you ever been a topic of hearsays, rumors, and gossips within the church? How did you confront it? Siya, ako po muna. Ako po, opo. Previous church. Sa dati ko pong church, ang nangyari po, yung una nangyari dito, natuto kasi ako eh, mali yung take ko. Na-hurt ako. So, ang ginawa ko, umalis ako sa church ko. Lumipat ako sa ibang church. Nung naging Christian butterfly ako, lipat. Paglipat ko dun sa church na yun, kasi nga, nung nandun pa ako sa dati kong church, marami po ako mentors eh. May mga mentor ako from different churches. Kasi yung isa kong mentor leader ko from that church, nung na-hurt ako doon sa dati kong church, umalis ako doon. Tapos doon ako nagtago sa church niya. So habang nandun ako sa church niya, na leader ko, nasabi ko, parang mali yata yung ginawa ko. No, tinakasan ko yung disiplina na dapat kong harapin. No? So, natuto ako. So, ang ginawa ko, bumalik ako doon. At hinarap ko sila. At pinakita ko sa kanila na I'm man enough, no, para harapin or sagutin yung mga naririnig nyo, yung rumors. Kasi, yun ang ginawa ko with the body of Christ, the people na nakasama ko, no, hinarap ko sila kasama yung mentor and leader. Kasi ang pangit mo kung ako lang at yung tao na yun yung mag-aharap. Kasi baka mamaya
mag-away, hindi maganda yung mangyari. So, yung lesson na natutunan ko dito na dapat hindi ko tinatakasan yung disiplina at yung dapat kong matutunan doon sa bagay na nangyari. So, yun po. Yeah. Ako naman po, when it comes to this, parang medyo hindi ko pa naman po na experience. Pero usually po, we deal with this kind of people sa church, no, na parang may mga issues. Ganun naman eh, no? Sa mga mentees, meron talaga mga issues and all. But ako po, parati ko pong sinasabi, and parati po namin tong, ako parati ko sinasabi na, kung meron kang problema sa isang tao, di ba, parang, kaya mo bang sabihin sa harapan niya yan? Yeah. Kung chinichismis ka na eh sa group, kaya mo bang sabihin yan sa taong involved? Kaya mo bang dumirekta? Kung ano sinasabi mo sa akin, kaya mo bang direktang sabihin sa taong involved? Eh, pastoro, hindi. Kaya mo ba? Hindi po. Kung saan sabihin, pumunta ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Kasi hindi ako yung tamang tao para pagkwentuhan mo yan at sabihin mo yan sa akin. So, siguro po maganda pong response to sa mga naririnig nating group na nagchichismisan or talaga nagkakentuhan sila within the group sa isang tao. And totoo po to eh, na parang pag busy ka sa discipleship, wala ka ng time para magchismis eh. No? Pag busy ka sa discipleship, wala ka ng time mangchismis. Diba mo, Paas? Totoo yan. Pag wala ka talagang ginagawa, wala ka talagang ministry, ang gagawin mo lang sa church, maghahanap ka lang ng butas eh. Ano ba yan? Sira yung ganito? Ano ba yan? Yung kurtina? Ano ba yan? Yung worship time? Ang ingay naman ng ganito. Diba? So, totoo yan eh. Ang isang chismosa, isa lang po ibig sabihin nito, wala siyang ginagawa sa church. Ang ginagawa lang niya, nag-o-observe lang siya. Pero ang isang taong busy sa ministry, busy sa relationship niya kay Lord, busy sa discipleship, ay pag nagdi-disciple po ang isang tao, wala na siyang time. Wala na siyang time ang gossip. Wala na siyang time ang chismis. Sabi ko, chismis kita, ay naku, magdi-disciple na lang ako. At saka, there's no such thing as perfect church. Kaya nga nung pagdipat ko doon sa kabilang church, sabi sa akin, alis ka dyan. Bakit? Di na perfect yan kasi nandiyan ka. Ganun ba yun? Totoo yun. Balik ako doon sa dating ang church. Ito totoo naman yun. It's ang church, may ganun, makaka-encounter ka ng mga tao na no, hindi magugulat ka lang. Kaya again, walang perfect na simbahan. Kaya nga tayo nandito kasi nga kailangan natin 'to. Tayo yung mga inaayos. Isa tayo sa mga inaayos, yung karakter natin, yung puso natin. And again, ito kung ang prayer natin, na Lord, baguhin mo yung sitwasyon ko, alisin mo tong taong 'to para hindi na ako pag-usapan. Sana ganito ganyan, no. Hindi. No, ay sa tingin ko no, kung ano yung mangyayari sa iyo, weakness mo o yung nagiging parang yung request mo kay God na gusto mong paalis. Sa tingin ko ah, kapatid, baka hindi ka alisin ng Diyos. Baka lalo kang ilagay ng Diyos sa gitna. Because God will not just, yes, he's in the business of changing our situation. But sa case natin, no, God will not just change our situation or our circumstance, but our hearts to go through that circumstance. Or God will not change our situation, but our hearts toward the situation or the circumstance. So, totoo po yan eh, na hindi babaguhin ng Diyos yung paligid mo hanggat hindi binabago ng Diyos ang puso. Puso muna. Yes. Naalala ko yung kwento ng isang pastor. May nagpaalam sa kanya na isang member, Pastor, alis na po ako rito sa church. Sabi ng pastor, bakit po? Kasi po, marami po rito sa church natin nagchichismisan. So, hindi magaganda po kasi ugali ng mga tao dito. So sabi ng pastor, okay, sige, bago ka umalis, may papagawa ako sa'yo. Itong isang basong tubig na to, hawakan mo to, tapos umikot ka rito sa church. Yeah. Dapat walang matatapon na tubig dun sa baso. So pagbalik ng babae dun sa pastor, sabi ng pastor sa kanya, oh, nung umikot ka ba, may nakita ka bang mga tao na nagchichismisan? Sabi niya, wala po. May nakita ka ba na pinagkikwentuhan ka habang umiikot ka? Wala po. So, yun po. Ang ibig sabihin po noon, so dapat, pag sa Panginoon talaga tayo nakatuon,
wala, di natin makikita yung pagkakamali ng mga tao sa paligid. Yes. Kasi si Jesus yung tinitingnan natin. Yes! Focus tayo kay Jesus. At hindi tao ang pinaglilingkuran natin, amen, ang Panginoon. Yes. So, kung nakikita natin sila na nagkakamali, so let's pray for them. Malay mo, gabitin ka para mabago ang tao. Yes. So, hindi ikaw yung dadagdag pa doon sa problema. Maging okay solution tayo at hindi maging problema. Ay, just want to add, no? Sorry po, nakat ko po, no? Na-remember ko na sa isang preaching din, sabi, na wag mong sabihin, kasi ang tendency natin mga Kristiyano sabihin, oh, yan ba Kristiyan? Yan ba Kristiyan? No? No? Kung nagkamali na siya, as a Christian, be a Christian. Hmm. Para ma-question nung tao na yun, yung pagiging Kristiyano. Ay, pala. Amen. Christian ba ako? Mas Christian pa pala siya sa akin. So, yun nga sa akin. Sinabi sa akin, no? Sa isang situation na ganyan, huwag mo sabihin yung tao na, yan ba Christian? But be a Christian. Amen. Pero this doesn't mean na dapat mag-chismis na tayo sa church, ha? Yun na nga, eh. We have to really, yes, hindi talaga po healthy ang chismisan sa church. Kaya nga po, church, it should be a safe place wherein yung mga tao po napapasok will feel safe, will feel at home. So, yun na nga, kung busy na tayo sa discipleship, busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, busy tayo kay Lord, yun na, wala na po tayo magiging time for chismis. At kung meron ka mang naririnig na chismisan, yun, i-confront po natin kaagad na kaya mo bang sabihin sa tao, direkta. Go to your leader, go to your mentor. Leader. Pag-usapan natin to, nakasama si pastor, para ma-deal, mapag-usapan. At dito na lang nagtatapos ang usapin na ito. Hindi na po natin ito ikakwento sa iba. So, maganda rin po na magkaroon po tayo ng ganito rin pong culture. Totoo yan. Yes. Ika-cut na lang talaga pa, gano. Yung mga involved lang ang kausapin. Yes. So, sa ministry na rin, marami na akong ganyan na encounter, pero may usapin talaga na sa loob lang hindi pwedeng ilabas para hindi na kumalat. Totoo. Para sa ng bawat isa sa church. Kasi ang church yan, sari-saring buhay dyan eh. Kaya nga sabi nga na isang pastor, ano yan eh, parang yung talyer, darahan ng mga sirang buhay, darahan ng mga sirang masakyan para maayos. So sa church, kaya sa mga nanonood, kung pupunta kayo ng church nyo, be sure na kayo ay ang hinahanap nyo si Jesus. No? Yes. Nagsimba kayo dahil gusto nyong i-bless kayo. Ma-bless kayo at maging pagpapala kayo sa iba. Kaya pag naging busy kayo sa isang bagay, so wala nang puwang yung siraan, wala nang puwang yung chismisan. Pag-ibig dapat ang mga ibabaw. Amen. At saka kung totoo na si Jesus ang nasa puso natin, ang alam lang natin gawin is mahalin ang kapwa natin, palakasin ang kapwa natin, at hindi i-chismis. Amen. So that's it. Praise God. Amen. So, at magandang gabi pala kay Michelle Valdez, taga Tondo to. Hello, Ate Michelle. Magandang gabi sa'yo, Sister Michelle. At magandang gabi sa bawat isa yon. Okay, number 8 question, tama po ba? Yes, number 8 po. Number 8. What is the greatest breakthrough in your career? Wow. Wow, breakthrough in your career. Ikaw, ano mo? Sa akin, ano? Yung ano eh. Naghihintay ng sagot si Pastor Jamey. Kasi, bukod sa, kasi dati, yung life ko, sa mga hindi nakakaalam, dati po ako sa Jamey 7. Hindi po akong artista. Pero, masasabi ko ngayon, yung mag-serve sa Diyos eh. Wow. Na may hinahandle ka ng mga young dads, mga YP men, no, nakikita mo yung buhay nagbabago, na ginagamit ka ng Diyos bilang instrumento sa buhay ng ibang tao, na maging servant ka, na maglingkod ka. Yun yung isang bagay na talaga masasabi ko na talaga, wow, Lord, mas higit pa sa pera itong, well, kasi totoo naman na, hindi ko sinasabi na hindi ko kailangan ng pera. Pero kasi sa work ko before, na malaki ang kita ng isang artista. Pero may time na gusto kong i-cancel yung taping ko dahil meron akong aate na life group. Meron akong may ministera na tao. Na meron akong pag na meron akong pipreachan.
mas gusto ko yung ganung feeling na ngayon ginagawa. Na masaya ako ng sabi ko na talagang overall, no, higit sa mga natanggap ko dati, ito yung matinding reward talaga sa akin. Wow, good. Thank you, inangat mo ako. No, doon sa mga learnings ko, sa mga insights ko, sa Bible school na ngayon, ina-attendan ko. Tapos na pala ako. Graduate na pala ako ng Bible school. Yes. So, galing. Hindi masasabi ko na, oh Lord, thank you na ikaw yung nag-angat sa akin. Then, talagang, then naglingkod ako sa'yo, nag-serve ako sa'yo. Ako po, ako naman po kasi pastor, dati nag-beat kami, ito artista gusto magpastor. Ako, pastor, gusto mag-artista. Sabi ko, kakaiba to ha. Ako gusto ko mag pastor, ako gusto ko mag-artista. Ikaw gusto mo mag-pastor? Sabi ko, so medyo doon na po ako parang, uy, iba to ha. Dugdug, may dugdug moment po. And sabi ko, yung greatest breakthrough po in my career, siguro po yun nga eh. I also experience, you know, working sa corporate world. And then actually po, after 6 months po, may promotion agad, no, na binigay si Lord. But then after yun, sabi ko, wait lang, parang I'm dragging myself, papunta po sa office. Oo naman, I am, nagagawa ko naman yung dapat kong gawin, pero bakit yun, hindi ako masaya? Yun eh, yun nga yung happiness and fulfillment sa heart ko. Tapos, sabi ko, there's something wrong, okay? And then, after po noon, to make the long story short, I decided po na mag-full-time. Dati gusto kong mag-artista, inabol ko, nag-VTR ako, nag-audition ako sa ganito, gaganyan ako, ganyan. Sabi ko, bakit ganun, Lord? At the end of the day, parang hindi ko nakukuha yung gusto ko, hindi pa rin sapat. Wow, talaga naman. Hindi pa rin sapat, Lord. Ayun. So sabi ko, okay, Lord. Indeed, God is really changing my heart towards the circumstance. Ang binago ni Lord, yung motibo ko. Eh kasi pala, yung pala, gusto ko lang maging sikat para lang sa sarili ko. Ang gusto ni Lord, hindi ikaw. I want to be, you know, I will shine, no? Ako yung makikita sa buhay mo. And yun, true enough po, yun po yung nangyari. Alam niyo po, nag-full-time po ako. Sabi ko, Lord, yung desire ko na mag-artista, ayoko, mag-focus muna ako sa'yo, mag-Bible school ako, mag-preach ako, I'll do my purpose. At alam niyo po yung desire ko na yun, totoo nga na pagtama na yung puso mo sa desire mo, sa kanya na, isa ka na ibibigay ng Panginoon. Alam niyo po, bigla na lang po naka-receive ako ng tawag from Light Network na in-invite po ako mag-host sa isang youth show. Sabi ko, nag-agree po ako. Actually, doon po kami nag-meet. From GMA, may show siya sa Light Network. Sabi ko, Lord, imposible magkakaroon ako ng show dito. Hindi kaya in-stock mo. Oo, ko kaya hindi. Show, di ba? Parang, sino ba naman ako, Lord, para magkaroon ng ganitong show? Ganyan. Tapos, so to make the long story short po, nagkakilala kami doon. And with that, dahil po doon sa show na yon, natawagan po ako ng The 700 Club Asia. Wow. Praise God. Alam niyo po, yun yung greatest breakthrough ko sa career na dati, hinahabol ko, mali motibo ko, pero nung tinapa na ni Lord yung motibo ko towards my desire, towards that dream, si Lord na po yung nagbigay ng pangarap ko. Plus, ito pa, siya pa yung sikat doon sa dream ko, doon sa career na ginagawa po natin. Amen. 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 Praise God. So, Pastor Junji, what is your greatest breakthrough sa iyong career? Siyempre, makilala ko ang Diyos saka na makilala kita. Wow! Nakalimutan ko sabihin yun. Wow! Mahal, nakilala rin kita. Wow! Gaya-gaya! Actually, ako yung greatest breakthrough sa career ko talaga. Actually, nung bata ako, pag nakakakita akong kumakanta, wow! So, sabi ko, Lord, sana someday makakanta rin ako katulad nila, ganyan, ganyan, ganyan. Then, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng ganyang talent. Then, pag nagkaroon ako ng ganyang talent is, hindi ko ipapagamit sa secular world. Bagus para sa ilang. So, yun, naranasan ko na nagko-concert kami sa mga iba't ibang lugar. So, nakakatuwa na nakakapag-minister ako through singing. So, nakakatuwa na nagagamit ko yung talent ko para makapangaral din ang salita ng Panginoon sa mga iba't ibang lugar. So, yun yung greatest breakthrough sa career ko. So, let us continue sa ating question number 9. Meron pa ba? Meron. Alam ko, ganten to eh. Ako.
So, number 9, what are the greatest moments of having a pastor as a husband? Oh, greatest moment, pastor as a... Well, magpa-pastor pa lang, magiging pastor pa lang po siya. That, yun nga yung dream na niya, dream ko din po, sabi ko, Lord, sabi ko nga nung ano pa lang single ako, Lord, sana maging pastor's wife ako. Pastor na ako, sabi ko, Lord, parang nagkaroon ko ng desire na gusto ko maging pastor's wife. Tapos parang siya naman sabi niya, parang hindi ako magiging pastor. Yung courtship pa lang po namin, parang hindi ako magiging pastor. Alright, okay. Sabi ko, okay. Sige lang. Okay. Pero deep inside my heart, may desire ko na parang gusto ko maging pastor's wife. Bukod sa ako po ay nagpa-pastor din. But true enough, God is really gracious and ano naman si Lord, faithful. Ngayon is graduating po siya ng Kainos Bible School. Graduating ka na, pero hindi ka pa nag-ano, diba? Sorry, nag-Zoom dahil nag-pandemic, so wala pa pong graduation ceremony, but graduating na po siya ngayon by God's grace. And, ayun, nagpapastor siya! Thank you, Lord! Amen! Hallelujah! Amen, pero diba? Ang tagal pong paghahabol sa akin ni Lord. Oo, grabe daw. Sa previous church pa lang po kasi talagang tinetrain na siya to become one of the, di ba? Pero talagang medyo inurong muna ni Lord. Pero ako po, greatest moments ko po is yung pag nakikita ko po siya na ako kunyari, sa church po, di ba? For example, after church, biglang may lalapit sa'yo, na menti mo, or magpapapray. Tapos sa kanya din, may mga lalapit din ng mga men na magkakwento or magpapapray, magpapamentor, ganyan. Parang for me lang, parang, ay, parang mas nakaka-love tignan. Diba? Love ako, na parang, iba. May ganyang moment, fun moment, na parang nakaka-bless makita na pati yung partner mo is talagang serving the Lord. Plus, ang greatest moment ko din po is pag nakikita ko siya everyday na lumuluhod, nagpe-pray. Actually, yun po din talaga yung talagang, na hindi po talaga niya nami-miss out na biglang, pag matutulog na kami, biglang, ano yun? Biglang nakaluhod siya na gano'n. So, si Josiah, sasampa na lang sa kanya. Nagsasampa sa kanya, wait lang, nagpe-pray si Papa, kukunin ko. Yun po yung mga very priceless moment po for me. No, namakita ko siya nag-serve sa kanya. Actually, ako, pastora, lumaki ako sa church, pero ayoko talaga maging asawa ng pastor. Oh! Yes. Kasi nakita ko yung buhay nung yung pastor at yung asawa ng pastor. So, alam ko yung buhay nila. Alam ko yung mga pinagdadaanan nila, yung mga discouragement. Lahat ng hirap nakita ko. So, sabi ko, Lord, hindi ako mag-aasawa ng pastor. Pero lahat is, binaligtad lahat ng Panginoon. Yun nga yung sinasabi ko, na ang Lord yung naglagay ng love sa puso ko na mahalin yung calling namin sa pagpapastor. Kaya siguro, ganito na nagpapastor kami ng church. So, natutuwa ako na yung asawa ko, every time na nakikita ko siya na yung passion niya, yung pagmamahal niya doon sa mga tao, na kahit hindi siya binapalitan ng pagmamahal, pero yung love niya, sobrang nag-overflow, na mahal niya pa rin sila. So, yun yung nakakatuwa na bilang asawa ng pastor, na, di ba, alam natin yan, di ba, tatay mo, pastor. So, nakikita natin yung mga tao na nag-neglect sa kanila, but still, minamahal pa rin nila yung mga tao yun. So, yun yung nakaka-inspire sa akin bilang asawa. May dalawang side kasi yan eh, no? Sa pagpapastor kasi, may magmamahal talaga sa'yo. At sa pagpapastor din, meron din talagang may mananakit sa'yo. Natural yan eh. May klase rin kasi ng pastor na, alam mo yung pastor talaga na nagisnan niya na maganda yung simbahan. Alam niyo yun, yung naka-establish siya talaga. At may mga pastor din naman, nakatulad namin, from nothing. Kaya kay Coach Jan, congrats, no? Nakapatapos ka ng Bible school. Kami kasi ang training namin before noon, panahon namin is discipleship. Hindi kami basta marunong kaming mangaral sa labas, sa jeep, sa kulungan, sa ospital, sa lansangan. Pastor kami. Kahit isang verse lang alam namin, lumalabas kami, nangangaral kami John 3:16. In the long run, ganun, pero habang tumatagal sa pagpapastor, dapat talaga may knowledge ka. Kaya nakapag-aral din ako ng Bible school, that was 2012 na.
doon natutunan ka talaga sa pagpapastor. Kaya yun na the greatest moments ko yung makapagdala ng mga galing ng bilangguan. Ito sa Cubao, alam mo naman itong Cubao, dami snatcher dito eh. May lugar dito dati sa... Mga pulubi. May lugar dito dati sa... Pinuntahan ko, lugar ng mga galing ng bilangguan. Pinapasok ko talaga yung mga squatter dito. Kasi kagalakan ko yun eh. Yun ang kagalakan ko. Yung mga basurero, mga nagkakariton, yung pera na lang namin, bibigay pa namin doon para... Kakainin lang namin. So, yun yung masaya. Doon ako masaya kahit mahirap. Talagang from nothing. Ito yung sinasabi niya na nakikita niya sa ibang pastor na mahirap. Pero kapag tinawag ka ng Diyos, kahit mahirap, alam mong masaya ka. Yes! So, ang reward naman natin, maaring hindi pa natin talaga matatanggap yung reward natin dito sa lupa. Sa langit. Pero sa langit, magpatuloy lang tayo. Yun yung pinaka-greatest moments natin. Amen. Ang Diyos. Amen. Amen. Grabe. Praise God. Praise God. Po, nakaka-bless po ang buhay. Nakaka-bless po yung life ninyo. God be the glory. Alam mo ba, Pastora? Ilang years na po kayong kasal? Kami ang nag-interview. 12 years old. Ah, magka-12 years na po. 12 years, magka-30 na next year. So, ano lang po kami? 10 years pa po, bago po namin. 2 years pa lang, magka-3 pa lang. Naranasan po talaga namin na yung sa buhay namin na ano, na walang-wala kami. Pero laging sinasabi ng asawa ko, tingnan mo na lang yung mga tao doon sa labas, sa mga namamalimos, lalakas ka. So, totoo nga. Yes. Okay. May mga tao pa na mas mabigat pa ang pinagdadaanan kaysa sa'yo. Amen. Kaya sa mga viewers namin sa gabing ito, ano ba yung greatest achievements nyo sa inyong buhay? Comment nyo na lang below. Yeah. Comment down below. Kay Pastora Jamey at kay Coach John, no? Salamat sa inyo. Yes. At number 10 question natin, meron pa ba? Tapos siya agad. Ibig sabihin, tapos pwede. Pwede naman natin tagalan eh. Pwede tayo mag-coffee sa labas. Ito yung magandang tanong. Ito yung magandang tanong na hinihintay ng iba. Yes. So, pakibasa, Sister Number Mitch. 10. Should courtship be done by guys only? Is it okay for ladies to court a guy? No. Wow. Yan. Magandang tanong yan. Tayo naman gusto natin yung gender equality. Diba? But, yes. May mga narinig kasi ako na mga cases na babae yun ang ligaw. Well, wala naman akong... Well, again, depende sa inyo kung gusto nyo. Pero for me, no, iba kasi pag yung lalaki talaga yung magma-man up. Eh. Kasi again, diba, tayo mga lalaki tayo yung according sa book, no, yung Wild at Heart, no, sabi nga na tayo, we are hunters. Yes. Lalaki, binis na yung to hunt. No, so, kami, pursuers. No, yung tayo mag-pursue, no, tayo mag-initiate, no, as a man. So, dapat yun ang ginagawa mo. No. Ikaw yung nag-court, ikaw yung nagsusuyo, ikaw yung nagpe-prepare ng daan, ikaw yung nag-aayos, no? So, for me, iba talaga pag lalaki yung nanligaw. No? Kasi ang babae kasi, ikaw pala sasagot niya kung ano yung design ng mga babae. Kasi kami, tayo mga lalaki, again, di ba sabi ko nga, hunters tayo eh. Dinesign tayo to hunt. So, mag-pursue. Yeah. Ikaw, Mari. For me naman, no, totoo yan. Actually, that's the original design. And sabi din ng captivating that we women, we are to be pursued, no? Tama, no? Yes. Tayo ay dapat i-pursue ng mga hunters kasi yun daw yung nature ng mga lalaki. So, kung hunters sila, okay, tapos ikaw ang nag-hunt, okay, ang mangyayari daw is dinideprive mo sila sa original design nila. Amen. But our role is to be captivating. I love that word. Captivating in a sense that be beautiful,
Know your worth as a woman. Yeah. You are God's princess. You are, you know, God's princess, warrior princess. Yeah. You are meant to be pursued. Ayan na nga, prayed for. Dapat pinaglalaban ka. Totoo yan eh. Yes. And so, huwag natin i-deprive, no, yung design sa mga lalaki. At huwag din natin i-deprive yung sarili natin na hindi natin gawin yung original design sa atin ng Panginoon. Well, kasi ano, Ate Mitch, crush na crush ko siya eh. Di ba? Yung mga babae, kasi yun, eh, baka mawala siya sa akin pag hindi na ako nagpa-cute or hindi na ako nag-move. Di ba? May mga ganun na girls, di ba? Na parang, you know, girls, alam mo siguro itong mga ganitong, may mga ganun na kasi ngayon sa mga millennials, mga kabataan natin. But always remember women, girls out there, na hindi ka mauubusan. Huwag ka mag-alala. Yes. Kasi, di ba, hindi ka mauubusan ng mga lalaki, but your job is to be captivating, your job is to be whole. Kasi totoo yan eh, who you attract who you are. So, ibig sabihin, ako for example, ako kasi may kind of love at first sight po ako nung nakita ko po si John. Wow. Would you believe? Medyo nung nakita ko siya, sabi ko nga kanina, dug-dug moment. Wow. Meron po talagang dug-dug moment. Pero alam niyo po ba, sabi ko, hindi ako nagpakita ng any motives or any motibo sa kanya. Tama. Right? So, ginawa ko lang, sabi ko lang kay Lord, okay, Lord, if it is your will, ikaw po gagawa ng paraan, ikaw po ang gagawa ng para mag-meet kami. You know, after 1 month po, piliin po niya ako sa Facebook. After 1 month pa ata yun, no? Parang na-search niya ako and then siguro naalala niya ako na may nakapagod ako. Sino ba yung 1 month yun? Alam niyo po, sabi ko, medyo di ba medyo crush ko na siya? Pero nung nag-PM siya, ay, hindi ako yung parang atat na, ay, si ate, atat na atat, gustong-gusto din. Ang ginawa ko po noon, talagang, sabi niya, hi, Jamey, sabi ko lang, hi. Tapos parang walang dot, walang smiley, as in parang wall. Talagang pinakita ko na, I am parang Great Wall of Jamey. May wall talaga. Tapos sabi, ay, parang ang sungit naman ito. Nung nasungitan siya, after 2 years na po ulit. After 2 years na po ulit kami pinagtagpo ni Lord. Tapos kasi parang, yes! Doon po sa light network na po yun. Nasabi ko, kasi I know my identity, dapat pinapursue ako, since if it's Great Wall of Jamey, kung talagang para sa akin siya, he will, you know, he will parang i-reach na yung standard na yun, di ba? Italagang magpo-pursue siya well. Kasi kung talagang para, siya talaga para sa akin. And would you believe, after 2 years po, hindi po ako nagpakeme agad. Yes, after 2 years po, nag-meet ulit kami sa isang network, nagkatrabaho kami, but never kami nagkita. No po. Last taping day na lang po kami na pag-connect ng aming mga staff, production staff. Tapos po nun, doon na po, napanood mo ako, no? Napanood mo na ako. Ah, okay siya pala yun. Yun yung na-meet ko 2 years ago. Tapos nagka-Facebook friends na po kami. Doon na po nag-start lahat. So you have to know, women, your role. You are meant to be pursued. You are God's princess. Yes. You have to be captivating. So huwag tayo maghabol. Dapat tayong hinahabol. Amen! Amen. Naalala ko, parang si Pastor Junji, di ba? Naalala mo? Years. Tagal. Naging crush na ako dun sa may... Naguhugas ako ng pinggan. Tapos ilang taon tayo uli nagkita? Tagal din. 5 years? Mga 5 years. Pero wala kaming, ano, hindi ko siya kilala, nakita ko lang siya. Pero sabi niya, kasi na ako that time. Tama? Iba po pala talaga pag ang babae naguhugas ng pinggan. Wow. Ay, kasi pastora, masipag tayo. Wow, yes, amen. Turo niyo ng pastor ko. Amen. Sa totoo lang, minsan kasi sa totoo lang, naaasar ako doon sa, hindi naman, kunti inis lang, naaasar ako doon sa mga lalaki na kapag napangasawa na nila yung babae, sinasabi nila na, yun ang nangligaw sa akin. Kaya ako talaga, proud ako pag sinasabi ko, ako nangligaw sa asawa ko. Amen. Tapos nung sinagot ko siya, one day, isang araw pa lang, 24 hours, kinabukasan, brinake ko siya. Brinake na agad ako. Kasi parang nakonsensya ako. Sabi ko, sinagot ko siya, hindi ko siya mahal.
Wow. Parang nakontensya ako. Tapos nung time na yung pastor na siya, sabi ko parang hindi siya deserving na lokohin. Mm. So nung kinabukasan nun, nag-usap kami, sabi ko kakausapin ko na siya. Pero nagtaka ako, habang kinakausap ko siya, umiiyak ako. Mm. Sabi ko, bakit gano'n? Nakikipag-break ako, pero umiiyak ako. So yun, dun ako nag-start na mag-pray. Mm. Grabe naman yun! Ako yung ginawa ko noon po kay Jamey, na-remember ko, nung una ko siyang nakita, January 18. First time po yun. The second time sa church, na may voice na kagad ako na rin, na parang na-impress na sa heart ko na siya yung babae mapapangsa. Parang ako doon makapaniwala, sabi ko, Lord, siya binibigay mo sa akin? Parang hindi ko siya deserve. Kasi yung buhay ko, durog, tapos bibigyan mo ako ng pastor. So parang biglang na-impress lang ni God sa heart ko, eh, that's my yung grace ko. Bibigay ko yung isang bagay. Tapos after noon, 1 week, hindi siya naalis sa isip ko. As in, literal, 1 week. Doon makatulog. Tago ako sa mentor ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Doon makatulog. Tapos yun na. Sabi ko, nakatulog ako. 3 hours, 4 hours. Tapos kung, sabi ko, pag hindi pa to nawala sa isip ko for 1 week, pupunta na ako sa bahay. So ang ginawa ko after 1 week, pumunta ako sa bahay nila. Nagulat siya. Anong ginagawa mo? Sabi ko, gusto kong ma-meet yung family mo. Gusto kong ipakilala yung sarili ko sa kanila bilang kaibigan mo. So ganun ako, naging intentional talaga ako. Talaga sabi ko, gusto kong, nung na-meet ko na yung family niya, sabi ko, gusto ko pong malaman nyo na nandito po ako para hindi manligo sa anak nyo, pero para makipagkaibigan. Gusto ko pong makilala yung family nyo at gusto ko rin po na makilala nyo ako. Tapos yun na yun, dire-diretso, yung 9 months nga po actually na courtship namin, naging friendship talaga. Kasi kinaibigan ko talaga siya. Kasi alam ko, at the end of the day, pag naging mag-asawa kami, nag-away kami, babalik kami sa pagiging magkaibigan. So, yes. Kailangan... Sorry. Apo, sorry po. Yes po. Ay, kaya dapat meron tayong strong foundation as friends. So yes. yun yung binild ko nung courtship namin. Talagang sabi ko, gusto ko maging mabuting magkaibigan. Amen. Opa! Pastora Jamey, nakakapakan ko po kasi yung buhok nyo rito. Ah, ako rin po! Ate Lisa, ako rin yung buhok mo, ha? Iba po ang sinusog po. Ang sinap. Hilain ko po, wait lang. Aray, masyadong mahaba. Masyadong mahaba eh. Ang sarap lang sa feeling din na parang as a woman, di ba? Pinursu ka, naligahawan ka ng maayos. Hindi yung ikaw yung nandiyan. Okay naman, pero iba eh. Iba yung when you're playing the original design. Yes. Amen. Yes. Praise God. Kaya yung mga lalaki dyan, ha? Ay, mga babae din dyan, ha? Sabi, hindi kayo mauubusan. Sabi, yes. No? Hindi kayo mauubusan. No? May tinakdaan Diyos na para sa inyo. Tsaka may enjoy kasi natin pag-asawa na natin. Tapos pinaghirapan tayo, Pastor Jamey. Yes, totoo. May enjoy talaga natin. Oh, mahal na mahal niya ako. Oh, baliw na baliw siya. Iiyak ka sa kasal niyo, hindi dahil napakasalan mo yung maling tao. Umiiyak ka kasi alam mo na, pinaghirapan ko itong tao. Umiiyak ka kasi yung bill, ang laki ng bill. Ano, kaya po nung wedding namin, ay grabe iyak ko nun. Kaya sabi ko, Lord, parang natulog ako sa kotse. Seryoso po, natulog ako sa kotse para lang bantayan yung bahay. Wala kasing gate, joke. Bantayan siya. Kasi, alam mo yung parang gusto ko makasama siya kinabukasan ulit. So, tutulog talaga ako Bawal po kasi matulog ang lalaki sa bahay namin. Isa po yun sa bayan. Opo, sa rules po ng aming papa bishop. Opo, so kahit po engaged na po kami, 1 week na lang po ikakasal kami, sa kotse pa din po. Ayaw niyong umuwi, Laguna pa po kasi siya, pero yun, tinitiis po talaga niya. Worth it naman eh. Praise God, at salamat sa inyong love story. Amen. Tapos na! Magandang gabi kay Kuya Ronnie. Yan. Babatiin ko lang si Kuya Ronnie Gorio. Magandang gabi, Kuya Ron. Hi, Ronnie. Ninong namin sa kasal. Hi, hello po. Nanay Alicia, magandang gabi. From Novaliches. Yan, si Nanay Alicia. Okay, so... Nakakabitin, Pastora. Ay, oo nga po eh. Ano ba yan? Ito tayo sa on-the-spot question. Okay, on-the-spot question pala tayo. Galing sa ating mga viewers. Viewers. Yan. Okay, Pastor, pakiread po. Sabi dyan,
Ito yung on the spot question natin for tonight. As a pastor, have you experienced former members sharing bad rumors about Di, your... Ano na yung kanina, di ba? Parang ano to, di ba? About your church or revealing false testimonies about image and capabilities as a pastor. Na nasagot na nila kanina. Apo. Nasagot nila kanina to. Hmm. So yun lang, ang sagot nila ay... Oh. Iwasan na magpaka... Meron pa ba? Kristiyano tayo. So, meron pa po ba yung comment? Meron po ba, Pastor JC? Okay, so break tayo ng 30 minutes and then invite natin yung youth leaders para yes. makapag... tanong sila kung ano gusto nila itanong. Okay, sige, we'll break right back after 30 seconds. 30 seconds pala. Yay! Hi there! Please hold on and we'll be back in a few seconds. Don't know us yet? We are Escalate Family Church, an innovative church aiming forward for the gospel to be shared and revealed. Our services that you will both learn and enjoy. And I know you will absolutely love us. Wanna know why? Jesus loves us and we'd love to share His goodness to you. So let us connect. Search us online. Yeah. Wow! Man! Ang ingay ko yung section. Daming comment na naka-bless, grabe. Alam nyo guys, natutuwa talaga ako sa mga ads natin. Parang ang laki-laki ng church natin sa ginagawa niya. Ang galing nga po eh. Napakaling. God be the glory. Salamat kila Brother Edward. Thank you. Okay, thank you guys. May question ba kayo? Ayan na ngayon. Ito na yung pinaghintay ng pagkakataon. Ito na mga single na pastor namin. Nabenta na kayo. Nabenta na kayo. Okay. Ano yung number ng pastor ng mga single? White. Picturean ko kayo ha. One by one po para mapakita ko po sa dating app. Sorry po sa mga audience namin. Hindi po dating app to. Nagkataon lang po talaga. Pastora Jimmy. Pastora. Mag-meet po tayo. Pastora, pastora. Gusto ko po manligaw, hindi po mabugaw. Gusto ko po manligaw. Mabugaw. Gusto ko po na. May para sa inyo. Joke lang po. Joke lang po. Grabe guys, parang... Alam niyo 'yun, parang andun na naman tayo sa para tayo na sa piyesta or nasa buffet na naman. Ang dami nating natutunan with Pastor Jamey and Coach John Manuel. Grabe po yung revelation sa amin. Parang sabi ko na hindi na naman kami binigo ng Lord kasi matutulog na naman kami na punong-puno kami. Okay, wow. Na takeaways, lesson Lord. Maraming salamat po kasi kayong ginamit ng Lord. Thank you. I love Fridays. Amen. Yes, yes. Ito yung happy hour natin, you know, happy hour. Oh, happy hour. Every Friday, happy hour. Yes, yes. At kay Edward, sa mga co-leaders ko, any question kay Coach John and Pastor Jamey? Baka may additional kayo? Baka mamaya, sayo, ba't di ko natanong ngayon lang pumasok sa amin? Ngayon lang, Philly Lloyd. Sa akin, ano, sa amin naman, Kuya JC, okay naman lahat. Talaga nakarelate, di ba? Kasi yun nga, bagong kasal lang. So, papasok pa lang kami dun eh. So, kumbaga meron ng guide, may dadaan. Parang ito yung dinadaanan nila dati ah. Yes, may patay na. Sabi ko kay Pastora Jamey, number one, relate na agad tayo. Dito pala akong i-add. Kasi nung bago kaming ikasal, na-remember ko lang din talaga na sinabi sa akin ng mentor ko, the last thing that your partner will do to you is to disappoint you. Ay, wala pa naman pong ganun. Malapit na. So, sabi ko nga kanina, Pastora, parang hindi yata ako na ano sa tender love na yan, puro tough love. Kaya nga sabi sa akin na dapat lagi mo i-treat na yung partner mo na siya yung important person every day. Kasi ang gagawin niya lagi is iinisin ka eh. O, hindi naman literally niya ginagawa, pero mangyayari at mangyayari. So ano yung magiging response mo? So talaga dapat, yung ang goal is to lean on lang talaga. I-treat mo siya na siya yung special person every day.
Oh, amen. Okay. Thank you po, Coach Jan. Thank you po. Yeah. Grabe. Oh, daming lesson tonight. Daming lesson tonight. Karagado na po ito. Coach Jan, Coach Jan, may tanong daw po pala si PNL tsaka si Kuya Charles. May tanong daw po sila. Ano yun? Bro? Ah, ako? Nag-alabang ka ba before? Hindi naman. Wala kami alam dyan. Wala kaming alam. Ano daw po? Kung kailan daw po yung meet natin, excited na daw po yung dalawa eh. Ah, okay. Ito, ito, ito. Ito, ito. Yun. Parang familiar ka sa akin kung sa Alabang ba nakita ba tayo before, hindi pa. Ay, hindi pa naman po. Saan ang ginawa sa Alabang? Mabot ka ng Alabang, Charles. Sa Alabang. Stuntman? Stuntman kasi. Artista. Ikaw siguro, nag-stuntman ka ata sa ano, Charles? Stuntman siya ni Bob Valenciano. Oh. Baka nakita niyo lang po sumasayaw. Yung dancer po kasi yan, sa, di kami naniniwala. Sample. Ayun po, meron okay, po pala question si ano, si Ate May. Ate May, question muna Ate May. Wala ko yan, JC. Question muna. Sige na. Ayun. Ayun, Apastora and Coach. My last question. Last question. Ayun po, Pastora and Coach, paano po kung kapag, halimbawa, may scenario pong ganito, what if sinabi po ng members ng church is, hindi na po sila nag-grow sa preachings or sa environment sa church, o paano nyo po hinahandle, or paano po yung approach nyo sa mga ganong scenario po? Sorry po. Maganda siguro yung ayoko mo, baka maya may mano. Ayaw na. De, may joke sana akong gagawin, sabihin mo. Lay hands mo. De, joke. Ayoko na lang. May kasi nangyari before, sabi ko sa kanya na, are you part of yung community natin sa church? May life group ka ba? Sino bang leader mo? Sino bang mentor mo? Kasi makamamaya, attendee ka lang sa church and yung feeding na gusto mo, hindi mo na meet. Baka kailangan mo ng life group. Baka kailangan mo ng leader. Baka kailangan mo ng mentor. So mga taong ganun na medyo parang hindi sila, ay hindi ko, ano, okay na ako sa attendance, okay na ako every Sunday service. Sa akin lang, introduce natin sa kanila yung value of fellowship. Hindi po, alam mo ba na pag may group ka, pag may accountability partner ka, you're part of the group, makakapag-share ka ng ganito, makakapag-meet ka ng, you get to meet different people. So, baka doon may mga tao na magkasundo kayo. So, yun ang like ko sinasabi sa kanila. Na baka pwede mong itry, no, yung life group. Meron kaming life group. Maging part ka ng community natin. Ng family ng church natin. Yeah. Yun, amen. 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 Thank you po, Coach. Siguro for Sige po. Sige po, para. Sige lang po, wag ka muna. Ladies first po. Kayo po yung guest natin. Kaya na po. For me po, siguro when a person or a mentee, no, sinabi niya sa akin na, hindi na ka nag-grow. Okay, siguro po, we need to, ano pa tawag dito, parang innovate, parang, like, yes, let's be more intentional with relationship. Tama po yung sinabi ni Coach Jana, be intentional when it comes to relationship. And baka din may iba din kasi na talagang, mga sitting ministry lang, kaya doon talaga din nila din na-fulfill yung, diba, yung more of yung growth or yung family touch. Kasi nga, sitting ministry lang after mag-show uwi na, tapos wala namang deeper relationship with the church community. And then, yun, talagang for me po, talagang patibayan talaga yung discipleship. And isa po din sa maganda is, we bring, you know, talagang solid food to our people, to our mentees. Like, when we preach, we are really preaching solid, you know, food. Like, ano ba, yung mga talagang pinag-aaralan. Tapos gustong-gusto din nila yung mga series. Like po yung ginagawa ninyo ngayon, yung mga talk show na yan, yung mga series na yan. Kasi with that, they know that we have direction for them. Ah, si pastor, may direction siya.
na pinapapunta para sa akin. Ah, si mentor ko, meron siyang direction. So, susunod ako sa direction niya. Kasi po, ang isang mentee na, parang nakita niya, parang wala namang gustong mangyari ang leader ko na ito or pastor ko na ito. Talagang mag-wonder. Pwedeng mag-wonder isang tupa, di ba? Isang shepherd, ang isang mentee. Pero pag alam niya may direction ka, you have this mga series din, solid food, more of relational, I think we can get them. Kasi naranasan ko po yun before eh, nung attendee ako sa church. Sabi ko parang hindi ako nag-grow. Pero kasi may hinahanap ako eh. Mm-hmm. So iba pala yung may personal ano ka, touch o relasyon ka sa pastor mo. You're part of a group kasi may mga questions ka na pwede mong itanong na masasagot ka personally. No, yun. Oh. Groups or cell groups. So importante groups yung small group, may mentor ka, may leader ka. You're being discipled. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Jamey and Coach. Ayan na, nasagot na. So, alam na. Ate May. Ayan, Ate May, nakuha ko dun sa sagot ni Coach. Ano, parang sinabi niya kasi dun na, di ba, feeling mo hindi ka na nag-grow, kaya gusto mong umalis. Yung solution nila, umalis. Pero yun pala ibang other solution. Kumbaga, kung hindi ka na nag-grow, baka time na para ikaw naman yung tumulong para mag-grow yung iba. Kasi po ako, teacher as a profession, kaka graduate lang this September, college, parang teaching is an unending learning process. Kumbaga, ganun din tayo sa ministry. Pag nag-disciple ka, doon ka pa lalo mag-grow. Di ba, hindi ka nag-grow kasi parang feeling mo kulang na yung binibigay sa'yo ng church. Bakit hindi naman ikaw yung magbigay para sa church? Tumulong ka as a mentor. Di ba? Parang ganun na bago ka umalis sa church na iiwanan mo, meron ka bang iiwang legacy? Meron ka bang legacy, disciple? Yes. Meron ka bang bago? Halimbawa, kung ikaw ay ako, nagbe-base, meron bang bagong basis? O kaya, as a pastor din po sa church, meron bang panibagong disciple na willing magpastor, na willing humawak ng mga house churches, willing mag-disciple pa ng iba? Parang magandang tanong sa sarili mo, kapag hindi ka na nag-grow, tingin mo hindi ka na nag-grow, bakit hindi ka tumulong na mag-grow yung iba? Yeah. Tama 'yun. Ganda ng lesson plan mo, Kuya El. Come on, brother, let's go. Praise God, Lord. No, sabi nga sa Ephesians, you know, as we minister, we grow. It's not the other way around. Hindi yung para magkailangan malago ka muna bago ka mag-minister. Yes, yes, yes. So, para lumago ka, mag-minister. Kailangan mag-minister. Amen, amen, amen. Amen. Thank you, Coach. Thank you, well. Kiss mo sa sarili mo. Ikaw yung magtutulong sa sarili mo para lumago ka. Amen. Dalawa lang kasi yan eh. Magiging fertilizer ka or magiging halaman ka. Fertilizer, which is makakatulong ka sa kapwa mo na mag-grow, or ikaw yung halaman na ikaw lang yung i-feed ng i-feed. So yes. Ano tayo doon? Fertilizer ba tayo or halaman? Amen. Yeah. Yeah. Amen. Hello. Bless up. Ayan na. Ayan na. Bless up. Guys, binabati ko lang si Brother Jade, may gusto raw siyang tanong eh. Brother Jade, may tanong ka ba? Yeah. Si Brother Jade. Go away, Jade. Yan, sige. So, ano, may tanong pa ba, guys? Okay na po ako. Salamat po, Pastor Jamey. Okay na po. So, Jamey, so glad. Thank you very much. Any last words? Meron po ba kayong nais sabihin pa bago pa tayo matapos? Shout out to the youth and young adults, yun na nga po, don't forget to enjoy, honor, and maximize your season. This is your perfect time. Kasi hindi habang buhay, no, single ka. You have this great Christ opportunity. Okay, no, single ka, diba? You can grow on your own, minister on your own, yes. Love, you know, yourself. Kasi hindi forever yan. So you have to maximize that, honor that, and enjoy that season. And pag nasa tamang panahon ka na, tamang edad ka na, tamang tao ka na rin, di ba? Alam mo, sinuruan ka na ng Panginoon. Hindi yung may tamang tao, tama. Okay? So that's the time, di ba? God is, you know, really convicting you also to pursue a woman sa mga pastor natin dyan. Come on, do it. Diba? Huwag na mahiya. Pag-pray at pursue. Ayan. Take risk and fly.
And then sa mga babae naman natin, take risk. Take risk na, okay? And also sa mga babae natin dyan, mga kababaihan natin dyan, be captivating, be beautiful, serve God. Kasi amen, you attract amen. Who you are. If you are a queen, you will attract a king. If you are a woman of God, then you will attract a man of God. Amen! Tapos, single, serve God well young. And I tell you, pag naging masaya kang mag-isa, mas magiging masaya ka na meron ka ng kapartner sa buhay. Okay, go. Push! Come on! Yun. Praise God. Talaga lang dyan pa kayong tatlo sa ilalim, ano? Oo. Oh, talaga lang talaga yan. Gusto talaga yan. Gusto talaga yan. Pwesto na single. Pwesto na single. Single throw kami. Si Coach Jan, ay sabihin ka ba Coach Jan? Oh, sa to all the single men, syempre while single, ang dapat gawin natin, syempre we have to balance everything kaya okay na yes spiritually equipped ka pero okay din na habang single ka pine-prepare mo din yung sarili mo. Yes. So, nag-iipon ka, may pera ka, maayos yung katawan mo, no? Kasi syempre kailangan mong someday, di ba, poprotekta mo yung family mo, no? Kaya lang malakas ka. Macho-macho. Amen. Mas ka. Go Charles. Go Charles. Saka yung isang na ako. Amen. Yun, tama. Charles, work out. Oh, at saka isang natutunan ko din talaga na habang, ang ginawa ko nung habang single ako, talagang nag-aral ako. Minahal ko ang Diyos. Niyakap ko talaga ang Diyos. Amen. Nakontento ako kay Lord. Minahal ko muna ang Diyos bago ako nagmahal. Ay, so yun. Totoo yan. Kasi sabi ko nga sa asawa ko, mahal ko, number two lang kita. Kasi ang number one ko si Lord. Amen, amen, And sabi rin niya sa akin yan, mahal ko, number two din kita. Kasi ang number one ko si Lord. And ang sarap pa rin. Totoo yan. Kaya nga, totoo talaga na, para nung time na nag-meet kami, ang dami kong sinishare sa kanya, na siya nagugulat siya na, wow, galing mo sa natutunan. Talaga, aral ka, basa ka ng mga libro, no, kinig ka ng mga podcast, talagang information talaga. So, para pag nag-meet kayo, no, talagang may mga mabibigay ka sa partner. Totoo yan. Amen. So, yan. Sa, totoo, mga lalaki, mag-antay kayo, respeto nyo. Oh, antay. And, yung first kiss nyo sa araw ng kasal nyo. Yes. At yan yung natutunan ko sa mentor ko. No, shout out pala sa mentor ko, Paul Igia. Shout out! Yeah. Shoutout po. Maganda gabi. Sabi talaga, no, natutunan ko sa kanya na yung word na I love you na sobrang binavalue lang niya. Sinabi lang niya yun after niya magbigay ng singsing. Ang sabi niya, I love you, will you marry me? Yun lang, hindi niya sinasabi yung word na I love you na. Basta lang, binitawan lang niya yun sa babaeng pakakasalan niya. Amen. Wow. Kudos. Halikan niyo yung babae. Halikan niyo yung babae sa altar. No? Pag-asawa nila. Pagkasal nila. Pagkasal na kayo. Kaya sabi ko sa asawa ko, hanggat hindi kita asawa, you are my sister in Christ. Come on. Come on. Come on. Amen. Let's go. Amen. Grabe. Thank you so much, Coach. So much. Pastor Jamey. Maganda mag-hashtag na sila pa. Ano, Pastor Jamey. Hashtag Pastor JC. Hashtag, hashtag bago mo ligawan and hashtag bago mo sagutin. Ayun. Hashtag bago mo sagutin. Make sure na na-enjoy, na-honor, at na-maximize mo muna yung single season mo. Single season! Here we go! Alam mo, ito lang. Dalawa hashtag ko. Hashtag! Sige mga lalaki. Bago mo ligawan. Bago mo ligawan. Mag-prepare. Mahalin si Lord. Mag-serve kay Lord. Unahin si Lord. Amen. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Kailangan merong bago. Ako, pangalawa, hashtag sa mga babae naman, do not settle for three words, I love you. Settle only for two,
I do. Grabe yun. Eh, grabe yun. Rhyme. Take note nyo yun. I take note nyo kay coach yun. Comment down, guys. Comment down. Thank you po. Thank you coach, very much. Thank you po. And coach, and Pastor Jamey, kung okay lang po ba na ano, pag-pray nyo po yung D2S ngayon, pag-pray nyo po kami ngayon, okay lang po ba? Oh, yes. Yun. Okay yun po. Yun po. Okay. Ako na. Dear Heavenly Father, thank you God for this wonderful time na ibinigay niyo po sa amin. Nandito po kami, binigyan niyo kami ng pagkakataon na magsalita sa harapan ng mga taong ito na ipakita kung gaano kayo kabuti sa buhay namin. And I believe God na may plano kayo sa mga taong nakikinig dito. It's not an accident kung bakit sila nandito. They're here para maging instrumento, para maging liwanag sila sa mundong nagdidilim, Panginoon. And naniniwala ako na itong mga taong to, nasa isang situation sila, siguro ngayon nagtataka sila bakit nandito ako sa ganitong sitwasyon, ang pangit, madilim, magulo. Naniniwala ako upon hearing this, kapatid, kaya ka nandyan sa pinakamadilim na yan kasi dyan ka gagamitin ng Diyos para mas magliwanag. Kasi hindi magliliwanag si Kristo sa mga sa lugar na alam mo yon na puro mababait na eh. Ilalagay ka ng Diyos dyan sa mga taong kailangan siya. Eh, kaya nga, and to all the single men here, I just declare and pray that right now you will just surrender your life to God, and you will surround yourself with the right people, with godly people, na wala ka nang itatago, walang mga secret sins. Yes. And mamahalin mo yung leader mo, mamahalin mo yung mentor mo, mamahalin mo yung disciple mo. And I believe God that itong opportunity binigay mo sa amin ay magbubukas ng mata, no, ng mga lalaki dito na to lead more and to love you more, and mas mag-man up sila, no, na malaman nila yung design nila to really pursue and to respect yung mga woman of God, itong mga babae to, hindi mo to joke, because they are God's daughter na dapat mo iingat, hindi mo pinaglalaro. Yes. And God, once again, I just lift up to you every desires of the heart of these people. Alam niyo po yung needs and wants ng mga tao. May your will be done in their life. Yes, God. This we ask and pray. Thank you once again. In Jesus' name. Lord, I also pray, God. I also pray, God, for fresh anointing. I pray, God, for triple portion, Lord God, of multiplication. I pray for online harvest. Lord God, they've been doing their ministry during this pandemic. And we believe, God, na ibabalik mo sa kanila ito. Also pray, God, for Pastor Junji and Ate Rachel, Ate Michelle. Lord, I pray, God, na empower more. Lord God, alam ko hindi madali maging pastor, but you're empowering them right now like never before. You're extending their territory like Joshua. And literally, Lord God, signs and wonders will just take place, Panginoon, even during this, you know, challenging time. And Lord, I'm praying, God, that you are empowering Pastor JC, Pastor NL, si Charles, Panginoon, and even si EJ, Lord God, and si May, you are empowering them, Lord God. Even itong D2S, Lord God, youth ministry, empowering them, Lord God, to go, Lord God, and preach, to go and multiply, to go, Lord God, and experience, Lord God, online harvest during this season. Lord, we thank you, God. We lift you up, Lord God. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Balik mo sa kanila to, Lord God, siksik, liglig, at kumakapan. Yes. Thank you, God. We love you in Jesus' name. Amen. Yes. Amen. Wow. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, po. Say. Po. Set up mo na. Makipagkita daw. Magkikita rin tayo. Coach Jan, tsaka Pastor Jamey, si Pastor JC mag-set. Yes. Opo. Okay, so city lang naman tayo lahat. Parang busy tayo, El, no? Kasi may trabaho, work from home, eh. Pinantay yung schedule, pa?
Pakisama niyo po si Pastora Michelle. Ay! Uy, single na single yun. Oo, tama. Single yun. Nice, Charles! Nice, Charles! Mag-collab kayo sa kanya ni Pastora Michelle. Bentang-benta na. Okay po. Ayun po, maraming salamat po, Coach. Thank you, Coach Jema. God bless po. Thank you po. God bless po. Thank you po, God bless. God bless. Kweji, ay, ano, dyan lang kayo? O, sama. Uwin na kami, gabi na. Okay. Sige po. Thank you po. Okay, thank you. God bless. Ate, ingat po kayo. God bless. God bless po. Bless up. Yon. Ay, grabe. Okay, let's go. No bed. Parang okay na. Huwag na tayong mag-hashtag. Parang okay na tayo. Okay. Loaded na yung gabi natin sobra. Ay, naghihintay yung 41 viewers natin. Naghihintay sila, 41 viewers natin. Si mga guest namin po sa nag-share ng ano, sa mga nag-share ng hashtag nyo, meron po kaming token sa inyo na ibibigay. Okay, yun. Kuya AJ. Share badge. Share badge. Share badge. Isang malakas na palakpak. So, ano yun, fan badge? So yun guys, dahil marami po tayong entries ngayon, talagang madami nakarelate no, sa mga viewers natin. Hashtag bago mo ligawan at bago mo sagutin. And then alam ko naman po, blessed na blessed tayo dun sa mga pinag-usapan natin kanina. Then kung titingnan po natin sa oras natin is 2 hours and 50 minutes na po tayo naka-live, 'di ba? Praise the Lord. Ang dami nating takeaway sa buhay ng mga isa. Kasi 'di ba naniniwala tayo lahat naman tayo na in love. So, 'yun, relate match. So napag-desisyonan po natin sa mga viewers po namin, lahat po ng entries nyo, binasa po namin yan, inisa-isa po namin yan kasi nasa almost 30 plus po yung entries all in all. So pipili na lang po kami dito ng top 5 para sa ating hashtag for tonight. Namili na po kami kung sino yung pinakamagandang entries dito. Pasensya na po kayo kasi medyo gahol na po tayo sa oras, mahaba na po yung live natin. But don't worry po, hindi po namin to deny, hindi po namin to minanipula. Talagang binasa po namin isa-isa kung ano po yung pinakamagandang hashtag entries, doon po kami nag-base. So yun kay JC. Yun. At syempre guys, especially at shoutout nga pala kay Kuya Roy. Yun. Maraming salamat Kuya Roy. Thank you for joining us. At talagang itong kabarkadang ko ito, hinahanap po talaga ng ano yung tipong right one, talaga pinagpipray ko ito guys sa Lloyd. Maraming salamat kay Roy. Ayun. So, ayun guys, kung sino may mananalo ngayong gabing ito, is mananalo kayo ng 100 pesos load or 100 pesos cash. Pwede, it's up to you guys kung anong klaseng request ang pwede yung gawin. Okay? So, next po, let's do the ruleta, Kuya Edward, or babasahin natin yung hashtag ng 5. Babasahin muna natin, Kuya JC. Okay, sige. Okay, ako muna. Sige. Sino ba muna? Sino muna, guys? Ito, isasend ko na lang kung sino yung mauna magbasa. Okay, sige. Wait lang, ha? Sino, ako ata unang nag-mine. Ako din ang unang nag-mine. Ito. Okay. Wait lang po, ha? Ayan. Yan po yung pagkakasunod ko sino magbabasa na napili nyo na para sa inyo is the best of the best. Best of the best. Pero yun nga, parang ililinaw lang natin, hindi po mawawalang ano kwenta. Hindi mawawalan ng saysay ang pag-send po ninyo ng entries nyo dahil kasama po kayo sa ating ruleta. Kaya po stay tuned. Ayan, Kuya Charles, okay ka na po? Okay. So, ang isa sa mga napili ay galing kay Erica Jasmine Declaro. And sabi niya dito, hashtag, bago mo sagutin, consult mo muna sa Lord. Itanong mo muna sa Lord kung siya na ba yung binigay niya para sa'yo dahil mahirap pumasok sa isang relasyon na puro pagmamahal lang. Kailangan andun yung will ng Lord at dapat alam mong siya na. Siya na yung lalaking marunong mag-antay ng tamang panahon. Siya na yung lalaking mas mahal ang Lord sa'yo. Siya na yung lalaking mas mahal ang ministry niya kaysa sa'yo. Siya na yung lalaking papakasalan ka at siya na yung lalaking handang makasama ka sa paglago sa Panginoon. But first, patuloy ka muna magpahubog sa Panginoon dahil in the right time and in the right place, ang Lord ang magbibigay ng the best para sa'yo. Amen. Grabe ah, parang nagjowa na to ah. Parang sinasado kasi. Pero totoo rin talaga.
Nagka-jowa ka na ba, Ate Jasmine? Real talk lang. Real talk lang. Real talk. Real talk. Totoo naman. Totoo yan. Totoo. So, next po natin, para sa second na napili po. Ang napili ko po, explain ko lang muna kung bakit ko siya napili, guys. Kasi itong comment niya na to is halos lahat meron siyang kaparehas. Meron mga explanation na halos kaparehas nitong napili ko na to. Pero ito kasi, direct to the point siya. Alam niyo yung wala nang paligoy-ligoy. Kasi hindi naman natin kailangan pahabain ng masyado yung hashtag natin. Take note lang po yun na basta't nakuha po natin yung pinaka-point ng pinapa, ano tawag nun, point na gusto nating iparating. So yun na nga guys, ang napili ko po yung kay Kuya Irvin Aumentado. Sabi niya dito, hashtag dito is let's talk. Hashtag bago ka man ligaw, establish your relationship to God first before you enter a relationship to the opposite gender. Totoo naman yun kasi, di ba, lahat naman, hindi lang sa pagjojowa, hindi lang sa kung ano man yung ginagawa mo, sa lahat talaga ng bagay, dapat talaga meron kang relationship kay God, di ba? Kasi anything na mangyari dyan, wala eh, walang pangit na mangyayari basta't merong God, di ba? Merong God na nagda-drive dun sa ginagawa mo na yun. So, thank you po yan, Irvin. Tulad ng ano, relationship ni Adam kay Lord. Sila talaga yung ulang may relasyon bago pumasok kay Eva. Thank you, Kuya Irvin. Tsaka, ano, Kuya Irvin, kasi, ano, nagsisend siya ng mga meanings. Nakita niyo ba yung kanina? So, Kuya. Ang galing ng effort ni Kuya Irvin. Thank you po, Kuya Irvin. Thank you po, thank you. So, next, ako, my turn. Coming from Nicole Kibote, hashtag D2S Let's Talk, hashtag bago ka man ligaw. Wow, bago ka man ligaw, hindi yung hashtag bago mo sagutin, you know? Iba to ayaw sa kanya. Ayaw niya yun. Para sa inyo raw. Yes. Sa akin naman, ano, kaya ko to napili kasi parang hindi ko kasi nakita siya magsalita ng ganito. Parang first time, uy, parang ago panisin sa akin na sabi kong sa loob ng ano pandemic, nagkaroon siya ng gantong pag-iisip. Parang ano, props para sa kanya yon. Sabi dito, consult mo kay Lloyd because he knows what's good for you. At kung sino yung para talaga sa'yo, kay Lloyd mo ligawan, aral din muna. Diba? Parang ang ganda lang. Kumbaga, parang yung babaeng gusto mo, wag mong ligawan mo muna si Lloyd. Parang ganun yung gusto niya. Diba? Oh. Tama naman. Kasi si Jesus, he knows everything. Alam niya lahat. Hawak niya lahat ng dito sa mundo eh. Diba? Maaring yung taong gusto mo ngayon pero ayaw sa'yo, pag-iisip mo pala isang araw, may gusto na pala sa'yo, di ba? Sabi ni Coach, si Lord naman liligaw din sa babae. Kasi iba talaga siya, no? Iba talaga, no? Biglang ganun, no? Okay, next. Yes, so yun na, thank you Nicole. Ayan, pero ayan, great reminder din niya sa mga boys, mag-establish kayo ng career, ng relationship sa Lord. So yung susunod na, top five. Sabi ni Ate Jovi Ann Ramos. Hello po Ate Jovi, kung nandiyan ka pa po. At napili ko yung sa iyo kasi ito yung mga timely. Timely ng mga, alam mo yon, yung mga salitang hindi mo ina-expect, lalo na sa talk na to. Amen. Jovi Ann Ramos. Sabi niya, hashtag bago mo sagutin. For girls, are you satisfied with your single season? Mas maganda na pumasok sa isang relasyon na you are both healed with your past and have enjoyed your singleness. Mas masarap magmahal kapag buo ka. Amen. Because you're complete and secured in God's love. You're ready to love someone else no matter what. Also, be active while waiting for your the one. Totoo yan. Kasi alam mo yun, mahirap. Ang daming struggles, daming conflicts. Kung nagmamahal ka sa tao na tira-tira lang yung bibigay mo sa tao doon, I think no, walang tao yung deserve na mahalin ng tingi-tingi. Alam mo yun. You know. Yung ganyan. You know. Alam mo yun. Love guru. Guys, wait lang. Salamat sa email. Alam mo guys, talagang grabe yung nagagawa ng word ng Lloyd. Yan ang word ng Lloyd ngayon para sa akin. Kasi guys, yung nagko-comment dito dati, kasama ko sa medyo, alam nyo na, Jeric Piedad, kasama ko sa to dati, alam nyo na. Salamat bro, kasi alam mo yung nagko-comment siya ngayon, di ko alam kung saan niya nakuha. Sabi ko, bro, salamat, nanonood ka. Sabi niya, amen. Diba? Parang ang laking, parang big deal sa akin.
na Lloyd, yes. Yung dating kasama mo dati sa... Oh, di ko kalain, grabe. Grabe si Lloyd. Ay, na. Sorry, Ate May, ha. Parang natuwa lang talaga ako. Sabi ko... Okay lang, Kuya. Okay. It's our pleasure to know na marami tayong mga... Alam mo yon yung hindi mo in-expect ng mga friends. Kakilala mo na nababahagian mo pala. Nagiging, yeah. Nagiging part ka ng yes. Something that's glorifying to God. So, thank yes. You po. Thank you, Ate Jovi. Hello Kuya po. Jerick. Thank you po. Kuya Jerick. Okay. Yung classmate ko to nung college eh. Kuya Enel, let's go. Okay, and then for our last, ito po yung huli namin napili. Ayan, actually, ang ganda talaga nito sa personal. Ayan, kudos sa'yo. So, wala siya dito ngayon. Dapat kasama namin sana. Sabi po ni Ate George Gorio. Hello, Jojay. Ayan, si Ann. Sabi ni Ann, hashtag bago masagutin. Hanapin mo, i-search mo, i-google mo daw. Okay. I-experience mo muna ang pag-ibig ng Diyos 100%. Diba? I-experience mo muna 100% ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang 90% but 100%. Yes. So, ma-emphasis ka ba? Kaya ang ganda talaga ng composition niya dito. At maganda yung wording na binigay sa kanya ng Lord. Sabi niya, i-experience mo nang, sabi nga ni May, buo. Yan. Sabi natin, Joby, yan. Buo daw. Kumbaga sa paminta, yung buo, hindi crack, hindi durog. Yan. Hindi pino, okay? Yakapin mo. Okay, yung wala nga ng space sa heart mo, ang selos, galit, tampo, etc. Kasi punong-puno ka na ng pag-ibig na Diyos. Ang pinaka-nagustuhan nga dito sa sinabi na Ate Ann is yung huli, na sa sobrang pagmamahal mo, 100% nga, diba? Love the Lord Jesus with all your heart, soul, mind, and strength. Wala nang space. Makakasingit man, pero maaalis din kasi lagi kang pupunuin ng pag-ibig ng Diyos at laging puno ka ng pag-ibig ng Diyos, saka ka matututong magmahal. Eh, bago masagutin yung lalaki, sabi ni Ate Ann, mahalin mo ang Diyos na walang space. Tapos, pag nag-overflow yung pagmamahal mo sa Diyos at nag-overflow yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, di ba, maishishare mo yan doon sa lalaki or sa kapareha mo, sa partner mo. Kaya kudos sa'yo, Ate Jodi Ann. Thank you for your end. Miss you, Ann. Yun. Pasalubungan na, Biko. Okay. Ito yung kanin nila. Oo, oh, sobrang solid nun. Yung parang Biko. Thank you po. Okay, kompleto na guys. Kompleto na. Pagkain na ngayon, nagutom na. At tumawas. Yun, okay. So, 3 hours na live. Yun. Okay, kompleto na tayo, no? Lulingning. Okay guys, sa mga ano natin dito, ito na yung mga top 5 na napili natin para dun pasok sa ruleta. So, paigutin na natin to kay JC. Tatlo pa rin ang Kuya mananalo, Edward. No? Hmm. Kuya Edward, siguro para mas mabilis, piliin natin yung matatanggal. Yung matatanggal? Oh, perfect. Matitira, yung tatlong matitira, panalo na. Okay, yung sige. Kayo? Sige. Okay. Pasensya na po. Okay. Rienel, ulitin natin yung mechanics. Ulitin natin yung mechanics. Sabi mo sa audience natin para clear. Ang mapipili po dito sa ruleta ay unang matatanggal. Ibig sabihin, hindi po siya nanalo, but panalo po kayo para sa amin. So, yung tatlong matitira, the last three na matitira sa ruleta is yung ating winners of 100 pesos or load, depende po sa inyo. So, ganyan. Thank you, Kuya Enel. So, let's go! Paigutin na natin to. Yung mapipili dito, tanggal. Yes! Oh. 3, 2, 1, let's go! Okay. Let's go! Kakaiba tong ruleta na to. Dito lang yan sa Dirty Serve Youth Ministry. Dito niyo gugusto yung hindi mapili. Dito niyo gugusto yung hindi mapili. Magmamadali na talaga eh, no? Pinabilis yung ano, ruleta. Yung mga nanalangin ng malakas dyan. Baka mali pa nanalangin nila, Lord, mapili po daw ako. Mali pa nanalangin nyo. Ang laki pa naman ng ano, ang laki ng space. Ayan na! Kuya Erwin. Kuya, pasensya ka na. Pero napago kasi yung mechanics natin. So, panalo ka naman sa puso namin. Patawarin mo ako, Kuya Erwin. Ang mahalaga, makita ka namin sa Sunday, Kuya Erwin. Doon pala mas ganap eh. Kita-kits tayo sa Sunday. Nawa, mga ate. Wow! Excited po kami makita ka. Next. Last one. Last one ang manalo. Yes, manalangin ang mapili ngayon. May namumulang pangalan, no? Ano, shuffle muna natin, guys. Ano yung, okay. Parang yung Lord, mukupiliin, Wait, okay, ano, let's go! Pag ngayon na. Lord, pag ngayon.
Ang laki kasi ng space, you know? Sige, wala kasi suldok eh. Oh. Experience ko yan eh, napili ako pero ma-evict pala, hindi mananalo. Dati na experience ko yan, kaya ma-experience sa kanya. Yung mga bagong pangalan. Sorry, mali yata yung decision ko na ganun gawin natin. So, guys, para dun sa mga... Sabihin niyo po si Pastor NL. Ay, Eric sorry Jasmine, Nicole Kibote, and ay Ate George, pamain na lang po dito ng 3 hours. Same na po kayong tatlo. Antayin po namin 1 minute. Kapag wala, papaygutin ulit natin to. Dapat yung nanalo na kanina, yun yung panalo. Yun napili. Tapos, yung dalawang natanggal, sila yun yung sure. Tapos, kasi diba tatlo, diba dapat? Ngayon, magro-ruleta tayo. Kung sino yung napili, siya na yun. Okay, sige. Nausap muna tayo dito. 1 minute pa naman eh. Ay, nanalo okay. daw. Mine po. Wala mine pa. Po. Mine, 3 hours. Mine, 3 hours. 3 hours, Nicole. Dapat number. Mine. Dapat number, hindi word. Mine. Iba yung mine. Mine po with H. Guys, kasi sa mga youth pala natin, sa mga youth natin ha, pwede na kayong umattend kasi 30% na. Okay. Baka sa sabihin nyo, miss na namin kayo. Mga youth, simba na po kayo, miss na miss na namin kayo. Pwede na ba kahit ano, minor? Yes. Pwede na yung iba nga lumabas eh. Kahit ano, kahit senior citizen, alam ko pwede na lumabas eh. At saka, guys, pwede na. Kudos pala kay John Lloyd. Lagi na siyang umattend. Oo, tama. Oo. Okay, nakuha na ni Ate Erica yung isa. Si Ate Joyce na lang at saka si Ate Nicole. Bakit hindi ka sure, Ate Nicole? 3 hours? Hindi kasi sabi niya ano eh, numbers. Okay, mukhang si Ate Joyce hindi ata. Nasa biyahe na lang ko eh. So ano, papayagutin natin to. Ah, leader ka naman. Para sa dalawa. Oo. I hope para you understand. Para sa dalawa. Okay. Nag-minus si... Okay, remove na na. Okay, sige. Anong gagawin ko dito? Ipasok mo si... Irvin. Irvin, yan. Dalawa lang sila. Okay. Dalawa lang sila, bro. Tanggalin mo si Ad. Okay. Yan. Sinapol pa. Malay mo sa kulay yan nagkakatalo. Sabagay. May feng shui bigla nagka-feng shui. Okay, last na. Nanonood pa rin kayo at Kuya Irvin and natin. Bakit Joji? Hindi. Guys, yung mapipili dito, wag na nating ipamain ha. Pag napili sila na. Okay? Okay, let's go. Yung mapipili dito sila na. Since dalawang beses sila napili. tama. Yung mapipili po dito, sila na yung mananalo. Ang bilis ng ikot ah. Okay. Ba't ganun? Parang gutom na rin yung ano? Gutom na rin yung ruleta? Okay, panalo na yan. Ewan ko na lang, napakahaba pa niya, no? Kuya Irvin! Congratulations, Kuya Irvin. Kuya Irvin, kunin mo yan sa Sunday, ha? Sa Sunday, pumunta ka sa church, kunin mo yan kay Kuya JC. Yun. Yes, kunin mo sa akin, bro. Pwede yun. No problem. Okay. Yun, guys. Yay! So, ayun, maraming salamat, guys. Sobrang na-bless kami kasama kayo. Hindi mo po makukuha yan kung di ka atin. Yes. Okay. Sige. Ayun, Kuya Nel. Okay. Ayan, so, dako tayo sa pushing prayer. Tayo, sorry talaga. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po for this wonderful night na binusubyo kami ng inyong mga revelation. Panginoon, we pray, O Lord, na patuloy namin mabaon ang lahat ng mga natutunan namin from the married couples na nakausap namin kila Pastora Jamey and Coach. And also kaila Pastor Junji, O Lord. Maraming salamat po for giving this opportunity sa lahat ng mga kabataan ng Dare to Serve at also sa mga nanonood ngayong gabi ito upang matuto kami ng mga salita galing sa mga taong tinuruan mo din mismo, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, dali nyo kami nakapahingahan,
bigyan niyo kami ng kabusugan, Panginoon, sa isip, sa amin rin buhay, Panginoon, at sa araw-araw. Sa inyo namin tinataas sa tagumpay ng gawain nito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 See you next Friday. Bless up. Bless up. Weekend. Peace out.